sa balita, yan ang aming anata. EZ-B, Super Radio 594, laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZ-B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan, servisyo. Matatag maasahan EZ-B Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio EZ-B Servisyong totoo Walang pinigilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan Walang Alas 5.32 ng umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Buena Manong Balita. 5.33 ng umaga, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga Metro Manila at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Ito po ang pinaman ng mga balita araw ho ngayon ng Lunes sa 4 sa buwan ng Marso, taong 2024. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Atin ang puntahan ng ating pong mga headlines ng ating pinamanong mga balita. Heat index o damang init sa Cotabato City, dalawang araw nang nasa mapanganib na antas at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw, ayon yan sa PAGASA. Mga kumpanya na langi, sinaasahang magpapatupad ng bawas presyo sa diesel bukas, pero gasolina, posibleng may taas presyo. Presyo naman ng isda, inaasahang hindi natataas ng sobra habang papalapit ang Semana Santa, ayon po yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of IFAR. Mga minor de edad na babiyahe sa ibang bansa para manood ng concert Eras Tour ni Taylor Swift. Pinaalalahanan po ng Bureau of Immigration na kumuha ng travel clearance. Tensyon nitong weekend sa pagitan po ng pamahalang lungsod ng Makati at Taguig. Hinggil po sa restriksyon sa Makati Park and Garden na uwi ho sa pansamantalang pagpapasara sa parke. At batikang aktres na si Jacqueline Jose, pumanaw na ho sa edad na 59. Buena Manong Balita! Alas 5.34 na ho ng umaga. Dako na ho tayo sa detalye po natin, Buena Manong mga balita. Ako po inyong kapuso, Orly Trinidad. Sa oras na 34 na minuto makalipas ang 5 ng umaga. Dalawang magkasunod na araw na hong pumapalo sa 42 antas ng sentigrado ang heat index o damang init sa Cotabato City sa Maguindanao. Naitala ito ng PAGASA nitong Sabado po at Linggo na inaasahang papalo pa sa 44 degrees Celsius bukas, araw po na Martes. Ang ganito pong heat index ay nasa babala ng PAGASA na danger o mapanganib kung saan posibleng ang pagkakaroon ng heat cramps at heat exhaustion ay maranasan po natin. Maaari ding makaranas ng heat stroke ang mga mabababad po sa gayong init. Samantala, sa Metro Manila, 34 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index kahapon na nasa babala ng extreme caution o pinapayo. O pinapayo po ang sobrang pag-iingat. Buena Manong Balita! O pa rin po, meron tayong payong o sumblero at higit sa lahat tubig, mga kapuso, inom para palagi pag matinding init pong ating nararanasan. Ito ho, magkakaroon ng dagdag bawas. Tataas, bababa.
ang mga presyo po ng produkto petrolyo ng mga kumpanya po na langis bukas. Bate sa pagtaya ng kumpanyang Uni Oil, naglalaro ho sa 30 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng bawas presyo kada litro ho ng diesel. 50 centavos naman habang o hanggang 70 centavos ang posibleng taas presyo kada litro naman po ng gasolina. At matatanda ang bawas presyo po ang pinatupad ng mga kumpanya na langis doon pong nakaraang Martes, mga kapuso. Buena manong balik! Kaugnay po niyan, nagkasundo ang mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na palawigin hanggang sa ikalawang quarter ng taon ang voluntaryong pagbabawas sa produksyon po ng langis. Batay sa ulat ng Reuters na nilatala sa GMA News Online, sinabi ng Saudi Arabia na siya pong de facto leader ng OPEC na babawasan nila ang 1 million barrels o barrels, sorry. Malaki yung kasi epekto nito. 1 million barrels per day ang kanilang produksyon hanggang sa Hunyo na ibabawas. Unang nagkasundo ang OPEC Plus na magbawas ng kabuang 2.2 million barrels per day sa unang quarter po ng taon. Layon ito na masuportahan ang katatagan at pagiging balanse ng oil market. Bagamat hindi miyembro ng OPEC Plus ang Pilipinas, naka-apekto ito sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa dahil sa mga bansang kasabi nito na nag-aangkat naman ng langis ang Pilipinas. Ito rin ang dahilan kaya linggo-linggo na ho o ilang linggo na ho nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ating bansa. Buena manong balik! Alas 5.37 ho ng umaga. Hindi inaasahang tataas po ng sobrang presyo po ng isda habang papalapit ang Semana Santa. Ayon kay Nazario Briguera, Chief Information Officer po ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of IFAR, sapat ang supply ng isda sa bansa kaya hindi dapat lubhang tumaas ang presyo po nito. Sa ngayon, mababa na umano ang presyo ng isdang tamban at maging ng galunggong. Kasunod na rin po ito ng pagtatapos ng closed fishing season sa Palawan at maging sa Zamboanga Peninsula. Buena manong balita! 5.38 ng umaga. Ito, makinig ko kayo, lalo na ho yung mga minor de edad na pupunta ho, lalabas ng bansa, may concert man o wala, grupo-grupo ho kayo. May palala ho sa inyo ang Bureau of Immigration sa mga minor de edad na yan. At lalo-talo na raho yung manonood ng i-restore. Alinsunod sa panuntunan po ng Department of Social Welfare and Development at DSWD, kinakailangan kumuha ng travel clearance ang isang Filipino minor na babiyaheng mag-isa o lilipad na kasama ang ibang tao maliban sa kanilang magulang o sa kanyang magulang, mga kapuso. Paalala ng BI, ang 18 taong gulang pababa na babiyahe para sa concert na yan ni Taylor Swift ay dapat kumuha ng parental consent kung babiyahe po ng mag-isa upang hindi po maabala. Kung kasama niyo mga magulang niyo, okay lang. Pero kung wala kayong kasamang magulang, kahit-yahin po yan, kailangan pa rin po ng consent mula sa DSWD. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansigo na inaasahan po nilang maraming babiyahe palabas ng bansa sa unang linggo ho ng Marso dahil po sa concert na yan ni Taylor Swift sa Singapore at maging ang papasok po na summer season, mga kapuso. Alas 5.39 na ho ng umaga. Buena manong balita! Bawa naman yung mga namamasyal nito dyan sa parking ito, Andy. Naging tensinado ho kasi ang sitwasyon sa Makati Park and Garden ito pong weekend, mga kapuso. Biyernes ho, nasapilit ang pasukin ng mga tauhan ng Taguig City Hall ang parke. Sabado naman nang mag-vigil ang taga-suporta ng Makati City sa parke at iginiit nila na bagamat sakop umano ng jurisdiction ng Taguig ang parke, naniniwala ho sila na Makati pa rin po ang nagmamay-ari po nito. Kahapon, araw ng Linggo, pinasara ng Taguig LGU ang parke dahil sa muna'y kawala ng permit. Sa nilabas na statement po ng Makati City, tinawag ho nitong childish, arrogante at reckless ang ginagawang pagtugon ng Taguig sa issue ho ng Makati Park at ilang pang usapin ukol sa EMBO. Sa inilabas na pahayag po ng Taguig City, sinabi nito na pansamantala lamang nitong sinara ang Makati Park and Garden na nasa jurisdiction ng ano ng Barangay West Rembo, mga kapuso. Buena manong balita! Pwede bang pag-usapan yan? Napaka-unlad ng dalawang lungsod na yan. Pwede bang ang mga usaping ito? Lalo-talo na ho, pakikinabang naman, pakikinabangan naman po yan ang inyong pare-pareho mga constituent. Sa halip na magpakita ho ng ganitong mga pakikipagtulisa, mas maganda siguro mag-usap na lang. Ano, mga kapuso?
Bago tayo mag-break, masalamat ako lang ate, ating mga taga-subaybay na nakatutok po kanina pa sa ating pong Facebook Live. Super Radio, DCWB 594 kHz. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At gayon din po sa mga nanonood, nakikinig sa ating pong YouTube channel at DCBB 594. Magkadikit po yung dalawang word na yan. Ating pong DCWB Text Connect para po sa inyong mga reaction. Nababasa ko pagbati ng magandang umaga. Salamat po sa inyong mga kapuso sa 0917-594-5941. Sa mga balita inyo pong gustong balikan, ang inyo pong pwedeng puntahan dyan ay ang at DCBB sa TikTok at sa aming pong X account. Magbabalik po tayo 19 minuto bago po mag-alas 6 ng umaga. Buena manong balita! Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio, DZWB at WBTV. Laki kasi naging kasalanan ko sa iyo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Bakit pa natin siya hanapin, Tay? Dahil kasal kami. Baka pag nandun si Tori sa poder ng totoong mommy niya, ma-win over siya ni Christy. Tingin mo ba, papayag ako na lumigaya si Christy? Wag po! Asawa ng asawa ko. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Labing-anim na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa Facebook Live muli. Emelinda de la Peña, good morning po sa inyo, ma'am. Teresa Militante, good morning po sa inyo. Nani Aning Bautista, Roman Fermin, Koya. Oh, salamat po sa inyo sa hindi sa mga mensahe sa atin. Nandami dito ng gagalaiti rin eh. naiinis po dun sa balita na pagkakabenta. Mamaya siguro, kung tayo papalari, meron tayong makakausap dyan para mabigyan lino po yung sinasabing pagbebenta po ng mga bigas ng NFA sa mga trader. Good morning po sa inyo, si Moma and Nina Charisa, 6447. Salamat po sa inyo. 0182, maraming salamat sa inyo mensahe sa ating pong DCWB Text Connect. Maging kina 0056 at 1982. Eto, puntaan na ho natin muna sa pagkakataon pong ito mga balita. Report mula po sa ating mga Super Radio Reporter. Ang Bureau of Immigration at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA nagsanib pwersa laban sa drug trafficking. May report po dyan si Mau de la Cruz. Pare Mau, magandang umaga. Nagkasundo paring Orly o lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Bureau of Immigration at Philippine Drug Enforcement Agency na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng dalawa ahensya laban sa illegal drug trade. Binibigyan nga diin ang MOA ang pangako ng parehong ahensya na magtulungan sa pagtugon sa mga komplikadong hamon na dulot ng drug trafficking at iba pang ipinagbabawal na aktibidad. Binigyan nga diin ni BI Commissioner Norman Tansinko ang kritikal na papel ng BI sa pag-iimbestiga at pagtukoy sa mga dayuhang mamamayan na maaring sangkot sa drug trafficking.
sa ilalim ng data sharing agreement, bibigyan ng BI ang PDEA na kinakailangang impormasyon o kinakailangang intelligence assistance tungkol sa mga dayuhang hinihinalang sangkot sa drug trade sa bansa. Matatanda ang Hunyo, tinulungan ng BI ang PDEA at Ninoy Aquino International Airport Drug Interdiction Task Group sa pagharang sa isang babaeng Canadian na naiulat na nagpusit ng 48 million pesos sa halaga ng droga na nakabalot sa tsokolate. Noong Nobyembre na nakaraang taon, na flag din na maahente ng BI ang pagpasok na isang Bolivian na nagtangka magpusit ng 47 million na halaga ng cocaine na hinaluan ng toffee at fish food. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Buena manong balita! Samantala, alamin ho natin ang lagay, sitwasyon sa mga pangunahing lasangan po natin para po sa mga motorista natin po biyay po sa mga oras nito. Pare Manny Vargas, ano ang inyong napapansin sa mga lansangan? Pare Manny, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, pare, ulit sa mga kapuso natin. Napakahalaga pa rin talaga yung pagkakaroon ng bike lane tulad na lamang dito sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Magmula yan sa lungsod Quezon, tumatagos ng San Juan City hanggang pagtawid ng Areneta Avenue, papasok ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ito yung patungo na itong direksyon ng lungsod na Maynila. Nakasabay kasi natin, alam natin mga kababayan, mga manggagawa, maaga silang papasok sa kanikilalang trabaho, sakay ng kanikilalang mga bisikleta. Lalo tigit, napapansin natin, may mga pagkakataon ginagawang paradahan itong gilid ng kalye kapag gabi na kung saan ito yung nakalaan para sa mga nagbibisikleta. Sa kabuuan naman, maayos ang usad ng mga sakyan sa mga sandaling ito. Ito nga sinasabing mga lansangan, itong Ramon Magsaysay at Aurora Boulevard. At nadadagdagan na lamang yan habang unti-unting umuusad ang mga oras at dumarami yung mga kababayan nating pumapasok. Sa mga sandaling ito, kami naririto na sa may bahagi ng Picasal, dito sa may area ng Quiapo at Sampaloc area, o itinawiran natin Sampaloc area, yung Legarda area na yan, kung saan naman ay tuloy-tuloy din at unti-unti na dumarami ang ating mga kababayang dumaraan na mga motorista. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat ito. Maraming salamat, Manny Vargas. Wera manong balita. 5:48 na ho ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating mga Wera manong mga balita, nasa, balik nga ho palang Australia ho ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos na nakaraang linggo. Nag-overnight lang siya, tapos nagtalumpati sa mga miyembro ng parlamento po doon sa Australia. At kinabukasan, umuwi ulito. Bumiyahe po uli kahapon. Ito po ay para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Special Summit na idaraos po sa Melbourne. Sabi ni Andy nung saan nasa Australia daw siya, nung pagkakabi kasi ito, Melbourne. Mula po ngayong araw hanggang Marso 6. Ang nalala ko doon, may nakausap ako, Andy, yung binabagit ko, Brisbane ako ng Brisbane. Sa kanila pala, Brisbane. Inaasahang matatalakay po sa plenary session po ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig po ng ugnayan ng Australia at mga bansa sa Southeast Asia. May bilateral meeting din ng Pangulo sa mga leader ng Cambodia at New Zealand. Nakatakda ring harapin ni Pangulong Marcos ang mga Filipino, miyembro ng Filipino community at business leaders po sa naturang lugar, mga kapuso. Buena manong balita! Malukot na balita ito, laro na ho sa ating pong mga kapuso sa larangan po ng showbiz. Pumanaw na ho ang batikang aktres na si Jacqueline Osea sa edad na 59 years old. Ito po ang kinumpirma ng talent management na PPL Entertainment Incorporated at maglalabas umuna sila ng karagdagang pong detalye ukol po dyan. Humiling naman ang pamilya ng aktres ng dasal para sa namayapang kaanak at humingi ng privacy para ho magluksa. Si Jacqueline Jose, ang tunay na pangalan po ay Mary Jane Gock, ay isinilang po noong 1964. Hinangaan siya sa kanyang mga husay, sa kanyang husay po sa pag-arte, sa pelikula man o telebisyon. Kabili na po rito ang pelikulang White Slavery, Private Show, The Floor Contemplation Story at Patay na si Jesus. Ipinamalas din niya ang kanyang galing sa ilang serye po ng GMA Network. Kabili po niya ng Marimar, The Millionaire's Wife, at The Originals. Noong 2016, tinanghal na Best Actress si Jacqueline sa Cannes Film Festival para po sa pelikulang Marosa. Sa direksyon po yan ni Brillante Mendoza, mga kapuso. At ipong taus-pusong pakikiramay. Lalo-lalo na ho sa mga kaibigan at kaanak po dyan ni Jacqueline Jose, mga kapuso. Na isa rin po sa mga nagbigay ningning sa pelikulang Pilipino, mga kapuso. Buena manong balita! Meron na naman tayong 10 minuto bago po mag-alas sa East ng umaga. Eto, panoorin niyo po ito sa mga nakatuto ko ngayon sa WBTV, ha. Hinarang
at binisinahan po ng isang SUV yung mga nagka-counterflow na mga motorsiklo dyan po sa Mandawi City. Ito ho yung isa sa ayaw na ayaw ho nating mangyari. Lalo-lalo na ho pag traffic, ang ugali pag traffic sa iyong linya, kinukuha yung kabilang linya. Ang nangyayari tuloy, apektado yung nasa kabilang linya. At hindi lang ho natatapos ho dun, sila pa ang galit. Yung nag-counterflow pa ang galit. Mabagal lamang ang takbo sa inner lane ng kalsada para salubungin po yung mga motorsiklo. Maya-maya, na-corner ho niya isang motor at napilitang dumaan sa harapan po ng SUV. Aminado po ang pinuno ng Mandawi Traffic Enforcement Agency na delikado ang ginawa. Parang saliwa yun ha. Delikado raw yung ginawa ng SUV driver pero wala umuno itong nilabag na batas trapiko. Eh, hindi delikado. Ang delikado yung ginagawa ng mga nagka-counterflow. Hindi ho yung nasa linya ke. Unang-una, mabigat mo ng dali ho kasi ng traffic ho noon. Kaya nadagdag sila. Nagdagdag na ho sila ng mga traffic personnel po sa kanilang lugar. Hindi na ho bago yan ha. Maraming tayo nakikita ng ganyan. Sinasalubong po yung mga nagka-counterflow. Hindi po hindi ho natatakot o iba. Kaya nga lang, may isang insidente. Parang nakuyog ho eh. Ang masaklap, kinasuhan po yun. Yung mga nakamotorcycle din nata yun. Dahil nagkakamali, parang melo. Samantala, alas 5.52 na ho ng umaga, aabot sa 100,000 piso ng halaga ng mga bisikleta at helmet ang ninakaw sa loob ng isang bahay sa lungsod po ng Taguig. Sa ulat ng GMA Integrated News, gamit ang screwdriver, winasak po ng suspect ang lock ng gate sa garahe kung saan nakalagay ang mga mamahaling mga bisikleta. Tulog umano ang lahat at hindi narinig ng mga tao sa compound ang ginawa ng suspect. Bukod sa mga bike at helmet, tinangay din umano ng lalaki ang susi ng isang apartment. Ako, bantayin na yun ng apartment na yun. Hinala ng biktima, posibleng pinagplanuhang maiyon ng lalaki ang kanya pong pagnanakaw, mga kapuso. Buena manong balita! 7 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, nakalabas na ho sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ang dalawang research survey vessel ng China na namataang nakatambay malapit po sa Philippine Rice. Yan ang sinabi ni Commodore Roy Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Navy. Sa ngayon, napapanahon na umano ayon kay Commodore Trinidad para magkaroon ng presensya ng barko ng Pilipinas sa bahaging yan ng Benham Rice o Philippine Rice. Hindi pa ito naabot na kanilang presensya pero patuloy umuno nilang minomonitor ang mga pangyayaring yan sa Philippine Rice. Una na hong nagbanggit yung si, kilala nyo yun, si Ray Powell na isang Amerikano. Nako, na-imagine ko na kung ano magiging banat ngayon ng mga pro-China, pare Melo, nung mga tinaguri ang bakery boys. Amerikano yan eh. Oh, galit talaga sa Chinese yan. Hindi dapat pinaniniwalaan yan dahil yan isang polluted source. Wow. Isasagad pa natin, pare Melo. Isasagad pa natin. Pag nakinig kayo sa Amerikano, maraming pinahirapan mga Pilipino yan noong araw. Yung balangigam, lahat na, balangigam, masaker po daw. Lahat na ng uri ng masaker. Inilihis na dun sa issue na meron na patang Chinese vessel dun sa Philippine Rice. Ibang klase kayo, mga bakery boys. Ha? Samantala, eto nga. Napapanood na umano para magkaroon ho ng presensya ng barko ho ng Pilipinas sa Benham Rice o Philippine Rice. Ito ang sinabi ni Commodore Roy Trinidad, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Navy. Kasi doon na rin po ng ulat na may namataan dalawang barko ng China sa bahagi ng Philippine Rice. At sa ngayon, hindi pa ito naabot ng kanilang presensya. Pero patuloy po silang nagbabantay nga ho doon at sa kanilang monitor po ng nakaraang araw. Eh, hindi ho agad nakalipad doon kasi yung mga barko ho. O yung hindi mga barko pala, aeroplano ng Philippine Navy and the Air Force po dahil masamang araw ho yung panahon. Alamin nga natin kung kumusta magiging lagay ng panahon ngayong araw nito at sa buong weekend. Si Obet Badrina ng Pag-asa na sa ating linya. Obet! Magandang umaga, Obet Badrina. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Orly. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon, wala tayong bagyo o maging low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ay wala tayong inaasahang bagyo. At ang northeast monsoon na nakakaapekto sa extreme northern Luzon ang magdadala ng mahihinang pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Isabela Province. Samantala naman, sa dito sa Kamaynilaan at nalaming bahagi ng ating bansa, mga isolated
o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagulog ang maaring maranasan, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin ngayong araw dito sa Kamaynilaan ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, nasa 16 to 25 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala tayong nakataas sa gale warning, kaya maaaring pumalawat ang mga sakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Obet, medyo mo malaman, ano yung inaasahan nating magiging heat index? Magiging mainit ba? At ano mga pinaka-mainit at temperatura ang inyong natala hanggang ngayong araw na ito, Obet? At least po, para sa Kamaynilaan, ang ating temperatura kahapon, yung pinakamataas, umabot ng 32 degrees Celsius, yung heat index niya, nasa 34 to 35 degrees. So, ganyan pa rin inaasahan natin ngayong araw, lalo na't meron pa rin ng mga pag-iral ng Northeast Monsoon. Bagamat inaasahan ho natin bukas o sa Miyerkules ay hihina muli itong amihan at maaaring bumalik mga araw ng Biyernes. Pinakamainit yata ang ating naitalang heat index sa ganito mga panahon, eh, tama ba? Nasa 45? May umabot pa ng 50? Parang wala pa naman po umabot. Ayun, buti naman. Normally mga 40. 40 nga, imagine mo, para ka nang may trangkaso nun. Eh. Sobrang init na nun, ano? Lalampas pa doon. Yes po, lalo na pagdating ng mga buwan ho ng Abril. Okay, thank you, Obet. Maraming salamat po, Sir Orly. Mula sa Pag-asa, Obet Badrina, salamat po. Buena Manong Balita! Maraming salamat, Obet Badrina po ng Pag-asa. Bago lang tayo magpaalam, mga kapuso, sa mga nagtatanong, dahil iba talagang ayaw hong palampasin po yung usapin na pagbebenta po ng bigas ng ilang mga official po ng NFA. Ang binabagit ho ng iba, tama ho kayo, pasok ho kasi ito sa kasong plunder under Republic Act number 7080. Yung section 2 doon, nakasaad. Pag yung halaga na pinag-uusapan nating yung pumasok, yung transaksyon, ay nagkakalaga ng more than 50 million pesos. Pasok ho talaga yan. Yung pinag-uusapan bigas na nabenta, magkano yun? Parang Melo, halos 300 million yata yun. Dahil 170,000 sacks. 70,000, pasok na pasok ko yun. Kaya nga lang, medyo meron lang ho tayong dapat tingnan sa batas na kapalupo dito sa planter. Yung meron ho kasi nakalagay dito yung series eh. Ibig sabihin, hindi lang isang beses nangyari. Marami, sunod-sunod na mga pangyayari sinasaad po dito. Pero magkagayon man, tama ho kayo. Mabigat ho kasi ito eh. Kung ano pa yung bagay na alam natin malaking usapin sa mga Pilipino, doon pa nagkaroon ng ganitong uri ho ng anomalya at issue na hindi mo talaga kayang patawarin ng sa ating mga kababayan sa mga pagkakataon pong ito. Binabante na nga kayo eh. Alaman lang ho natin ito sa kanilang magiging resulta po ng investigasyon. Paalam na ho tayo mga kapuso at susunod na... Para po sa pagpapatuloy po ng ating mga balitaan dito po sa radyo na TV pa. Paring Melo del Prado sa Super Radio. Ako po yung kapuso, Orly Trinidad. Magandang umaga hanggang bukas po muli sa Benaman ng mga balita. Radyo na TV pa. Kurtisiya na disiplina pa. Isang minuto ho bago mag-alas 6. Benaman ng balita. Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
What's the Burger King crown standard? Only freshly prepared ingredients on our signature beef patties. The world-famous flame-grilled burger. Burger King Whopper, 79 lang. Hungry yet? Gusto ko magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Mag-Bear Brand Sterilized araw-araw by Sterilized Tibay. Tulog pampawi ng pagod para bukas. Gayot. Bear Brand Sterilized, ang number one sterilized milk. Kabatayan ang paraan ni Dr. Joe para punan ang kanyang mga pagkukulang. Dr. Joe's death. Sasabihin mo lang to na si Lady Choi ang dahilan kung bakit nakulong nun si Lady Han. The betrayal of Lady Choi's ally. Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to, Yongro. Can Jang Yun clear Lady Han's name? Sa ngayon, pakikinggan muna kita. Paano sa akin magagaling ang pagkain yon? Ikaw ang nag-uutos ng mga ginagawa ni Yongro. Wala nang iba. Jewel in the Palace. Weekdays, 2:30 p.m. and Saturdays, 3 p.m. on GTV. Lunes! Good morning! Oras po natin! Isang minuto na po makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga! Eto na! Eto na! Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga bagong-bagong balita, mga balitang gising na gising. Good morning! Buhay na buhay! Wake up! Super Radio! Bagong-bagong balita! 2 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo ng mga kumpanya na langis. Asahan bukas, ayon sa kumpanyang Unioil, nasa 30 sentimo hanggang 50 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 50 sentimo hanggang 70 sentimo naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Oras natin, 2 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Epekto ng El Nino ngayong taon hindi gaano kabigat kumpara sa epekto ng strong El Nino noong 1997. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnold De Mesa, maliit na porsyento lang ng pananim na palay ang naapektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino. Sa 6,600 hectares na mga pananim na napinsala ng El Nino, 5,400 hectares anyang may chance sa pang makarecover. Sa datos ng DA, mahigit sa 300 milyon pesos na ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Pero sa datos ng National Disaster Resignation and Management Office, ay aabot na ito sa mahigit sa 900 million pesos. Superadyo. 3 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita. Presyo ng galunggong sa ilang pamilihan, buhaba ng 50 piso kumpara sa presyo nito noong kasagsagan ng closed fishing season sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Ayon kay Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mura din ang rentahan o bentahan ngayon ng tamban dahil marami ang supply. Sa huling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 220 hanggang 280 pesos ang presyo ng kada kilo ng galunggong sa ilang pamilihan. Super! 4 minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Pagbenta ng ilang opisyal ng National Food Authority ng libo-libong tonelada ng bigas sa ilang negosyante sa presyong lugi ang pamahalaan, iimbisigahan ng komite sa Kamara ngayong linggo. Suportado ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ang payo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga sangkot na opisyal na voluntaryo mag-leave habang iniimbisigahan sila. Batay sa impormasyon, ilang opisyal ng NFA ang nagbenta ng bigas mula sa kanilang warehouse sa halagang 25 pesos kada kilo nang walang bidding. Kahit pa ang bili ng ahensya sa palay ay nasa 23 pesos kada kilo. Una nang ginait ng NFA na hindi labag ang kanilang ginawa at mandato nila na panatilihin at i-dispose ang 99.9% ng stock nilang bigas sa maayos na kondisyon. 5 minuto, 20 segundo makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagong-bagong balita! Libo-libong tonelada ng bigas na ibinenta ng ilang opisyal ng National Food Authority sa ilang negosyante
dapat ipinampuno na lang para tumatag ang presyo nito. Ayon kay Rowena Sadikon, founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholder Movement o PRISM, makatutulong sana ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas kung nagamit sa tama. Mas mainam din niya kung ibigay na lang ito sa mga nangangailangan o sa Kadiwa Store. Oras natin, 6 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Bagong balita. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ipinasuri sa DSWD kung epektibo bang tulong sa mga mahirap na Pilipino ang Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4 Peace. Ayon kay Pimentel, kailangang mapatunayan ng DSWD na hindi palpak ang programa dahil taon-taon ay tumataas ang pondo nito at walang taon na pumantay man lang o bumaba. Pero patuloy din naman ang nadaragdagan ng mga beneficiary nito sa halip na mabawasan kahit sinasabi ng DSWD na may mga nakaalis na sa sektor na mga pinakamahirap na Pilipino. Samantala, sinabi ni Nueva Ecija Representative Rosana Vergara na dapat pag-aralan ng pamahalaan na huwag nang patawan ng value-added tax o VAT ang mga binibiling produkto ng mga beneficiary ng 4-Piece para mas makatipid sila sa mga biniling pagkain at iba pang produkto. 6 minuto, 52 segundo makalipas ang 6 ng umaga. Bagong balita. Pangulong Bongbong Marcos nasa Melbourne, Australia na para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Special Summit simula ngayong araw hanggang sa Miyerkules, March 6. Bago umalis pa Australia, kinilala ng Pangulo ang suporta ng Australia sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS at 2016 arbitral ruling sa South China Sea na pumapabor sa Pilipinas at kumokontra sa pag-angkin dito ng China. Inaasahang matatalakay sa plenary session ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig na ugnayan ng Australia at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa Leaders Retreat, inaasahang tatalakay ng ASEAN leaders ang iba't ibang isyu na kinakaharap ng Timog Silangang Asya at buong mundo. Magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo sa mga lider ng Cambodia at New Zealand na inaasahang makikipagkita rin siya sa Filipino community sa Australia. 7 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Bagong balita. 2 research survey vessel ng China na namataang nakatambay malapit sa Philippine Rice nakalabas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una nang sinabi ng American maritime expert na si Ray Powell na namataan sa northeast corner ng Philippine Rice sa mga barko ng China. Ayon kay Commodore Roy Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, dumaan lang ang mga survey ship ng China. Bagamat hindi umano abot ng presensya nila ang Philippine Rice, ay nakabantay sila dito 24 oras. 8 minuto na po. Makalipas ang ika-6 ng umaga. Bagong balita. Pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea, kinundina ng China. Una nang sinabi ni Ambassador Romualdez ng tunay na flashpoint para sa isang gusot sa Asia ay sa West Philippine Sea at hindi sa Taiwan. Ayon sa Embahada ng Pilipinas o ng China sa Pilipinas, malaki ang ginagampan ng papel ng China para mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa riyon at maayos na tinututukan ang mga alitan sa pamagitan ng pakikipagdialogo at konsultasyon. Sinabi naman ni Ambassador Romualdez na naharap ang Pilipinas sa aggression at economic coercion ng China, kaya kailangang makiisa ito sa mga bansang may katulad na pag-iisip gaya ng Estados Unidos at Australia para magkatuwang itong labanan. 9 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Bagong balita. Isang sanggol nawawala, 43 iba pa nasagip matapos lumubog ang isang motorized bangka sa baybayin ng Zamboanga City noong Sabado ng gabi. Sa inisyal na impormasyon, patungo sana ng Lanawan Island sa Tobuan, Lasa, Basilan ang motor bangka nang mangyari ang insidente. Nahulog umano ang sanggol mula sa kamay ng kanyang ina habang lumulubog ang motor bangka. Patuloy ang paghanap sa sanggol habang iniimbisigahan kung overloaded ba ang motor bangka kaya ito lumubog. Bagong balita. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Ito na. Maglinis tayo ng ating paligid. Good morning! Umagang-umaga, kailangan magwawalis tayo. Diyan, lagpas pa doon, oh. Lagpas pa sa tarangkahan. Good morning! Tapat nyo, linis ko. Good morning! Tapat nyo, linis ko.
Mark Makalala, standby. Alagato, standby. O yung galunggong sa Mega Q-Mart. Kumusta kaya ang presyo? Mau de la Cruz, standby. Manny Vargas. Tuesday noon, Infarabelo, Isa Ventanio Mali. 10 minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Naninigang tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo, mga kapuso. Pagod ka na ba sa buhay at naghahanap ng swerte? Baka ito na ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Black Rider sa GTV 9:40 PM gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka ito na ang swerteng babago sa kulay ng buhay mo. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Bakit pa natin siya hanapin, Tay? Dahil kasal kami. Baka pag nandun si Tori sa poder ng totoong mommy niya, ma-win over siya ni Christy. Tingin mo ba papayag ako na lumigaya si Christy? Wag po! Asawa ng asawa ko. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio DZWB. Monday morning. Good morning! Kusta po kayo dyan, mga kapuso? Tayo pong mga lalabas at magtatrabaho na naman. Umpisa ngayong araw na ito para sa buong linggo, mga kapuso. Kayo po'y pinapaalalahanan na magdala po kayo ng panangga sa init ng panahon sapagkat ito na naman, uso na naman ito. Uso na naman, mababalitaan nyo na naman sa amin to araw-araw. Meron kami mga ibinibigay sa inyo mga impormasyon tungkol sa init ng panahon. Tawag natin dyan ay heat index, mga kapuso, damang init. Di lang yung direktang init na nanggagaling sa araw, kundi yung pakiramdam natin. Iba po yun eh. Saka kailangan po natin dyan yung inom tayo ng inom ng tubig.
Diba? Para hindi tayo ma-dehydrate. Cotabato City, Maguindanao, 42 degrees Celsius. Kahapon, March 3, mga kapuso. Yan ha. 42 degrees Celsius sa Cotabato City. Baguio City. So yun ang pinakamatindi, no? Sa Baguio City at saka Sibingget ay 24 degrees Celsius. Mababa po yan. Sa Science Garden naman, sa Quezon City, 34 degrees Celsius. Katamtaman po yan. So ang pinakamatindi ay sa Cotabato City. Feeling hot, hot, hot. Good morning! Good morning po, Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila. At Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ba'y pabor na alisin ang value-added tax sa mga binibiling produkto ng mga benepisyaryo ng 4-Piece o Pantawid Pamilya Pilipino Program? Sabi no isang kausap ko kanina, dami-dami na nilang ayuda. Pati ba naman yung value-added tax? Ayun. Eh, pag bumili ka, kahit isang item lang sa grocery, may VAT na kaagad yun, mga kapuso. Pabor ba kayo dyan? May isang nagsasabi naman, nako, baka yung mga 4-piece na yan, di naman talaga epektibo. Para tulong sa mga mahirap. Sino po yun? Senator Aquilino Pimentel III. Ang Super Radyo. Nagdududa. Kailangan daw mapatunayan ng DSWD na hindi palpak ang programa dahil taon-taon ay tumataas ang pondo nito at walang taon na pumantay lang man lang o bumaba. Ngayon may nagpapanukala pa na ang value-added tax daw ay tanggalin din. Super Radyo. Para sa mga mahihirap. Melo del yeah. Prado okay. Sa Super Radyo DZWB. Senator, pasok! Kailangan ma-approve ng DSWD yung sinasabi nila. O titignan lang natin sa amount at saka sa target families na cover, palaki ng palaki. Therefore, failure yung programa kasi supposed to be ang programa may pinapagraduate. Sabi naman ng isang kausap ko pa, hindi pa natapos ang kanyang litanya. Ang sabi niya dapat ang tinutulungan yung mga nagtatrabaho sa middle class na nalaglag na rin sa mas mababa pang antas dahil sila yung talagang tinatasahan, pinapatawa ng boys na wala silang kalaban-laban bago pa matanggap ang sweldo. O nga, no? O nga, Angelo, no? Angelo! Let's leave their budget where it is and then pag sila ang bumibili, dapat minus VAT na sila. Di ba, malaking tulong yon. Di na sila dapat magbayad ng VAT. Yun ang isang nakikita kong dapat pag-aralan. Super Radyo! Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Monday, alas 6:18 na po ang oras. Mga bisikleta na binansagang Tagalinis on wheels nag-iikot sa mga lansangan ngayon sa Marikina. Mga taga-Marikina, good morning. Good morning. Si Mark Makalalad po ang magbabalita. Mark, kumusta dyan? Super Radyo. Magandang umaga sa iyo, Kuya Mayan, sa mga puso natin. Napag-uusapan yung basura at may kanya-kanyang pakulo yung mga LGU sa paglilinis ng kanilang komunidad dito sa lungsod ng Marikina. Meron silang binansagang Tagalinis on wheels. Ito yung mga bisikleta na binisenyo para magpulot ng mga basurang nakakalat. Kanina naabutan ng Super Radio DSWB ang mga Tagalinis on wheels na sinimulang rumonda sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Marikina. Layunin nila, Kuyang Melo, na pulutin yung mga basurang nakakalat nang sa gayon maiwasan yung mga sakit no, na pwedeng malikha. Dala na lamang ng pagkalat ng basura, lalo ngayong tag-init. Di ba, nagbabala na rin na posibleng tumaas ang kaso ng dengue. Dala ng El Nino, Kuyang Melo. Mm-hmm. Ayan. Para maiwasan yan, meron silang mga bit-bit na mga tong. Ayan, pinupulot yan. Tong. Ayan, kapag hindi ka nagpulot, toink. Ayan, ilalagay yan dun sa basurahan. Ayan. Na, bit-bit na rin nila yung basurahan, Kuyang Melo. Oo. Ngayon, yan ay parang augmentation daw dun sa mga street sweeper nila na regular naman ang nagwawalis ng kalsada maliban dun sa benepiso na makakaiwas sa sakit. Ito rin daw ay paghahanda kapag dumating na yung malakas na ulan. Kasi Kuya Mero, sa panahon ngayon, hindi na daw kinakailangan pa ng bagyo para lamang magpabaha. Mm-hmm. Low pressure area, tsaka amihan. Diba, habagat, Kuya Melo, sapat na yan para magkaroon ngayon ng mga pagbaha. Kaya para maiwasan din yung mga pagbabara ng mga plastic
at ibang mga basura sa daluyan ng tubig, partikular sa mga kanal, ang mga tagalinis on wheels na, mm-hmm, no, na mga nakabisikleta ang tumatrabaho niya. Yeah, maganda, maganda, maganda. Pati yung kanilang basurahan na may gulong. Maganda. Oh, kala mo, nagtitinda lang ng ice cream. Ito pa. Alam mo yung bisikleta na yan, merong speaker na dala. May sound system yan. Aba? At meron pang theme song yan eh. Oh. Yung munting basura, ibulsa muna. Yun yung title, may kanta pa. Pagkatapos, pag naririnig daw yan, ang sabi ng ating nakapanayam sa City Environmental Management Office, si Engineer Oliver Villamena, kumbaga parang awareness campaign na rin yan sa mga makaririnig. Aba. Na kung meron pa silang mga munting basura, ibulos na muna, huwag na itapon pa sa kalsada. Aba, ay humingi ka nga ng CD niyan, CD? May CD ba yan? At patutugtugin natin dito. Ay, pwede. Para daw ano daw yun eh. Kumbaga may recall na sa mga makaririnig na mga taga Marikina. Na kapag ikaw nagtapon ka ng basura, ba isa kang pasaway. Aba, isa ka. Ay, napakalinis pa naman. Kanina, pinakita mo, di ba? Nakatayo ka diyan kanina, yung likod mo, napakalinis, walang kalat, wala kahit isang piraso kung nakikitang maputi-puti na, na ano tawag dito, yung Yossi. Oh, mga diba? Upos ng sigarilyo. Wala eh. Wala. Linis oh. Malinis talaga. At alam mo, isa pa, yung mga basura na nakukuha, particular yung mga plastic, dinedala yan sa recovery facility sa Marikina para i-recycle. Aba, abay, para sa Quezon City pala yan ha. Merong isang barangay sa Quezon City na meron silang programa ngayon, basura kapalit isda. Isda. Maganda 'yan. Isda. Isang kilong plastic na basura, papalitan nila ng isang kilong isda. Hindi plastic, totoo naman isda. Totoo isda naman 'yan. Ayan, maganda 'yan, Kuya Melo, para kahit papaano maisipan ng mga kababayan natin na iwas na yung kanilang mga kalat, lalo kung may mga ganyang programa mga LGU. Pakinggan natin yung tinig ng aking nakapanayam. Liter sa kalsada, sa bangketa, pag pumunta ito sa drainage system, nakakabara ito. Pwede mag-cause ng pagbaha. So para ma-speed up siya, meron tayong tinatawag na tagalinis on wheels. Kasi di ba karaniwan, mga street cleaners, mano-mano lang na nagwawalis sila. Ito mabilis, may tongs lang siya, nakaupo lang, tapos may sound system to, tumutugtog ng munting basura, ibul sa muna. So na-educate pa natin yung mga tao. Ayun. Ano yung maingay na yun, Mark? Kuyang Melo, naghahakutan ng mga kalat eh. Kaya medyo nagkaroon lang ng konting ingay. Mm-hmm. Pero yan, unting basura, ibulsa muna. Mm-hmm. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng Marikina. Ngayon ka puso, Mark Pakalalad ng GMA. Super Radio DCWB, dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Ang bilis, alas 6.22. Ayun, linis sa Marikina, nakakaingit. Good morning! Kayo dyan, maglinis din tayo ng ating paligid. Ayan, para hindi pamahaya ng mga kung ano-ano mga insekto dyan. At saka yung mga, baka yung sa bahay nyo, yung surot. Sa airport, yung surot. Alas 6.23. Presyo ng maliliit na galungkong sa Mega Q-Mart sa Quezon City, bahagya ng Buaba. Alagato, Salanji, good morning! Super Radio! Unang sukat ang pag-uusapan, Kuyang Melo, ng mga isda na gustong babili ng ating mga kababayan, talagang mamili po kayo sa sukat dahil sa ngayon, dito sa bahagi ng Mega Q-Mart, ang sukat ng maliit na galungkong o gigi ang mas mura sa ngayon, ang mas mababa na ibinibenta dito sa bahagi ng Mega Q-Mart. Ito'y matapos ipagmalaki ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tapos na include sa season ng pang-isda, Kuyang Melo. Kaya marami ang supply. Totoo naman na marami ang supply. Mm-hmm. Pero yun na lang, talagang gagawa ka ng paraan para makamura at para makakita ng mas mababa. Dahil hindi lahat nagbababa ng presyo, Kuya Melo. Kaya maganda na umikot sa palengke. Gaya ng napuntahan natin, no? Ang binabanggit sa atin mula kasi sa 200 pesos kada kilo para sa maliliit na sukat ng gigi, nasa 160 pesos ang kada kilo na lang dito ngayon. Pero kung doon ka sa malalaking size,
na ang tawag nila mga good size o tamang sukat ng GD, eh wala pa rin pagbabago yung presyo. Nasa 200 hanggang 220 pa rin ang kada kilo ng sukat ng GD na malalaki. Ayon dito kay Edwin Talamban, nagtitinda ng isda, kaya medyo bumaba ang presyo ng maliliit na GD ay dahil sa marami ngayon ang supply na to, Kuyang Melo. Maliban sa GD, marami rin ang huli ng iba pa mga isda na ibinibenta sa Cubata. Pero hindi raw talaga tuluyang pumababa ng gusto ang presyo, lalo pat hindi pa ganoon kababa yung bentahan o bagsakan sa kanila ng presyo. Ang pinapanggit nga sa atin, katulad yung Tamban, talagang iikot ka rito. Meron nagbebenta ng 140, meron nagbebenta ng 180 pesos kada kilo. Samantalang yung kulingan nasa 180 pesos, walang pagbabago ito. Yung alumbahan, 240, tilapia nasa 130 at bangusa ay nasa 190 pesos kada kilo. Pakinggan natin yung tinig kung ating nakapreya. Bumaba na ngayon. Dati ito 200, ngayon 160 na lang. Eh, marami ba supply ngayon, sir? Oo, marami. Sa pagtatanong naman natin dito sa mga nagtitinda ng isda, kung mayroong posibleng paggalaw ng presyo nito ngayong papalapit ang Holy Week. Ang binabanggit lang sa atin, dahil sa marami ang supply, Kuyang Melo, baka malabong gumalaw ang presyo ng isda, Kuyang Melo. Lalo pat katatapos na ng cruise fishing season at marami ang ibinabagsak na isda ngayon sa mga palengke. Saan daw galing yan? Ang balita ko, yung iba dyan ay galing sa Palawan at saka sa Zamboanga, Zamboanga Peninsula. Tama ba yun? Ito, ang majority na nakakausap natin ay ibinabagsak sa Malabon at sa Rabotas ay galing ang Palawan. Yung mga isda na yan na galungkong Tamban na talagang isa sa pinakamalapit kasi yung distansya rin yung pinag-uusapan dito. Kung manggagaling pa rin ng Zamboanga ay talagang malayo, matatagalan bago pa ipagsak dito. Pero kung galing lang ng Palawan, mga isa, dalawang araw lang, nandito na yung mga isda na nahuhuli ng ating mga kababayan. Napakasarap naman yung malutong-lutong ang pagkakaprito ng galonggong. Alam mo ba yung nagtitinda, yung sa maliliit na sizes, Kuyang Melo? Oo, yung gagadaliri. Masarap daw yan, ipaktiw. Pagkatapos, kung hindi mo naubos ngayong araw, kinabukasan, iprito mo naman, mas masarap lalo, Kuyang Melo. Yun yung galonggong. Pinangat. Pinangat. Pinangapat. Pang-limang luto. Sarap yan. Ayun, ay, masarap talaga. Yeah, basta, Paksiw lang? Yan sa parada. Pwede magtipid tayo ko yung Melo. Huwag mag-aaksaya ng pagkain. Paksiw. Huwag mag-aaksaya ng ulam. Yung galunggong na yan. Sip-sipin. Sip-sipin hanggang ulo. Ay, sarap. Okay. Eh, pagkitaas, napaka-inis pa ng kanin. Sus, Joseph. Galing NFA. Galing NFA so, yan, na ubod ng mahal. yung almusalin mo ngayon, talagang panalo sa mga kamayon. Ako siya lang gato ng GMA Super Radio dito sa Walby. Dapat ito. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Kayo ha, sa NFA ha, nabanggit na namin, kayo ha, mag-leave daw muna kayo, sabi ni Secretary. Habang iniimbestiga yung mga kabalbalan dyan sa NFA, na ang mga kumikita ay yung mga private trader. Binenta nyo sa mura habang ang taong bayan na naghihirap ay naghahagilap ng murang bigas. Diba? Magtika na kayo. Magsisi na kayo. Alas 6:28 mga kapuso. Aba! Nakalabas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang dalawang research survey vessel ng China na namataang nakatambay malapit sa Philippine rice. una na pong sinabi ng American maritime expert na si Ray Powell na namataan sa northeast corner ng Philippine rice sa mga barko ng China. Ayon naman kay Commodore Ray Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, na dumaan lang ang mga survey ship ng China. Ganyan din sila nung araw, di ba? Noong sila ay unang namataan dyan sa Benham Rice na yan. Alam nyo yung Benham Rice, mga kapuso, nasaan yan? Nando sa kabila yan. Wala po dyan sa West Philippine Sea. Doon yan sa kabila. Nakaharap po sa Pacific Ocean po yan. Yung Benham Rice na yan, dyan sa may malapit sa Aurora Province. Ayun, natatandaan nyo noong 2019, hindi pa nagtatagal, mga kapuso. Aba, pinangalanan ba nila yung mga undersea feature dyan? Nang pangalang mga Chinese?
Oh, dyan po sa Benham Rice, mga kapuso. Undersea Features, Hai Kong Dong, Hai Dong King Sea Mount, Jinghao Sea Mount, Chan Bao Sea Mount, Juju Sea Mounts, at saka Kwikyao Hill sa Benham Rice. Eh tayo, nagprotesta tayo. Eh ba, hindi pwede. Dito yan, sakop namin yan eh. Sakop ng continental shelf namin yung Benham Rice na yan eh. Dapat ipapangalan yan sa pangalang Pilipino katulad ng Katmon. Katmon Hill, Yakal Seamount, Mayapo Seamount, Kalanta Seamount, Mahogany Seamount, East Luzon Tro, Mulabi Saddle, Mulabi Spur, Nara Saddle, Nara Spur at Palanan Saddle. Yun. Kaya wag natin palalagpasin yan. Oo, padaan-daan. Super Radio. Patingin-tingin. Melo del Prado sa yeah, no? Super Radio. DZWB. Kasunod, baka may parola na sila dyan. Tayan natin. For now, ang ating monitoring and surveillance sa area is almost 24/7. Yung ating presence, hindi pa natin naabot yan. Sapagkat sabi ko nga, mas malayo it compared to West Philippine Sea detachment natin. I would call them a clear and present challenge, not a danger. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tinig po yan ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. At ni Commodore Roy Vincent Trinidad. Aba, siya rin pala yun. Alas 6:31 na po ng umaga. Text Connect, mga kapuso. Ito po ang ating Text Connect, 0917-594-5941 ang ating Twitter na ngayon po ay X. At DZBB na mamalit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DZBB na mamalit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Alas 6:31 at 30:43 segundos. Radio na! TV pa! Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. 5S contra Dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pangapat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa DZBTV at Department of Health. We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radio DZBB. At number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Ang bagong bisyo ng bayan. Hindi ko haya na papunta sa iyo ang pamilya ko. This is war. Lumaban sa mga ahas na nang-aagaw. Gagawin ko ang lahat para mapunta sila sa akin. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalat mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makakahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Laki kasi naging kasalanan ko sa'yo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaruan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
7:35 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Punta muna tayo kay Mau de la Cruz. Embahada ng Pilipinas sa Egypt, muling nanawagan sa mga Pilipino sa bansang Sudan na lumikas na Mau de la Cruz. Mau! Super Radio! Mau! Mau de la Cruz! Ika, wala pa si Mau de la Cruz. Alas 6:36 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Ayan na, si Mau de la Cruz. Mau, good morning, Mau! Super Radio! Kumusta airport? Patuloy parigang Melo ang paghihikayat ng embahada ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa Sudan na lumikas na sa lalong madaling panahon. Simula noong April 2023, dineklara ng gobyerno ng Pilipinas ang alert level 4 o mandatory evacuation sa mga rehiyon sa Sudan. Nakasalukuy apektado ng mga kaguluhan, 847 Pilipino na ang ligtas na nakalikas mula sa Sudan sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga Pilipinong nais makatanggap ng tulong upang makaalis ng Sudan ay dapat agara makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Cairo, Egypt, pamamagitan ng kanilang Facebook, Messenger, at kanilang mobile, yung SMS, o gawin na rin dun sa kanilang WhatsApp. Ano? Piniling din na mag-abiso sa embassy ang lahat ng Pilipino magsasagawa ng kanilang personal na paglikas o pagbiyahe pauwi ng Pilipinas. Pinapayuhan naman ng mga Pilipinong nananatili sa Sudan na ipaalam sa embassy ang kanilang updated na impormasyon tulad ng detalye ng kanilang amo at lugar kung saan nagtatrabaho, kontak ng mga kamag-anak at mga dokumento gaya ng pasaporte, residence visa at iba pa. Matatandaan pa rin nga Melo na nagsimula ang repatriation o pagpapauwi sa mga overseas sa Pilipinos nang sumiklab ang labanan Abril noong nakaraang taon sa pagitan ng Sudan Army at paramilitary group sa Khartoum at iba pang bahagi ng Sudan. Ang hirap, ano? Hirap ng buhay ng mga OFW, Mau. Ay, oo, pero may mga naiiwan pa rin. May naiwan pa rin Melo, no? Yung iba, hinihikayat niya, umuwi na sila dahil patuloy pa rin yung problema diyan sa bansang Sudan, ano? At pahirapan yung paglikas diyan sa bansa na yan, sa Afrika. Kumusta sa airport ngayon, Mau? Nga pala. Aba, di ba, tuloy-tuloy paglilinis sila. Di ba, pinakita na sa television yung mga, mga rattan chairs nila. Rattan. Di ba, binubugan, dinidisinfect, tinatanggal yung mga surot. Matindi yan yung surot, eh, no? Pero, hindi naman sa buong airport yan, ano? Yung, kailan mo naman, yung sa mga passenger area, doon sila sa mga lounge yan, eh, no? Ito yung mga, doon sa mga papalis, di ba, puro stainless naman na upuan dyan, di ba, yung mga, plastic eh. Hindi naman apektado yung mga yun. Sa rattan lang talaga. Doon sa mga rattan-rattan yan. Maganda, doon sa mga lounge-lounge. Gandang tingnan kasi ng mga rattan na yan eh. Di ba? Pero kasi mga gawang Pilipino alam mo naman yung surot yan alam mo naman stowaway yun, umaangkas sa mga bag yan eh. Kung maalala mo parang Melo sa New York, di ba nagkaroon ng infestation ng surot hindi lang sa New York pati sa France nagkaroon din ng infestation ng surot malamang siguro baka nga totoo nga yung balita na imported. Ito mga surot mga nakita rin mga, ano yan, mga illegal alien. Illegal alien. Sabi nung iba, malalaki raw eh. Malalaki. Baka imported nga. Meron pang may nakita pang daga. May daga pa raw. Daga. Oo, may daga. Nandun sa kisam eh. May nakunan, na-post pa. Na-post pa sa FB, ano? Kitang-kita yung malaking nga daga. Sana, ewan ko, wanted pa rin eh. Hinahanap pa rin nila yung dagang daga. Nakita dyan sa Ninoy Aquino, International Airport. Ay, di papaltan na raw yung ano dyan, yung pest control general service. Akala ko yung general manager. Pest control. Naglilinis. Siguro, titignan natin. Babalikan natin sa susunod na linggo kung nalinis na sa surot itong Ninoy Aquino International Airport, paring Melo. Akin yung kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DGWB, dapat ito. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DGWB. Ang ating worst airport. Alas 6:39. Makinig po kayo, mga nagkakapi dyan. At baka sa mga darating araw, ay magkaproblema tayo sa refined sugar, puting asukal. Ayan na. Nasa linya po natin si Administrator Pablo Luis Azcona ng Sugar Regulatory Administration. Administrator, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, ay kami po yung makikibalita sapagkat meron lumabas na impormasyon na isa sa nakikitang magiging problema doon sa permanente na po ito, no? Yung pagtigil po ng operasyon ng isang malaki po ito na asukarera dyan sa Batangas. Ang pangalan nito ay Central Asukarera de Don Pedro Incorporated. Ano po ba magiging epekto po nito sa supply po ng asukal? Administrator?
Yes, sir. Sir Melo po, yung CAGP, sumara na sila 2023 pa po. No? So, hindi na nag-operate yung raw mill nila. Yung refinery nila, hindi din nag-operate noong 2023 hanggang ngayon po. So, ngayon lang po nila in-announce. Actually, wala pang official communication yun sa SRA po. Opo. So, may epekto po ba ito? Eh, matagal na pala po, Administrator. Yes, yung actually po medyo may konting inconvenience po sa supply because yung CAGP refinery, they produce about 18,000-19,000 bags of refined sugar a day sa refine po. So, yung mangyayari, it actually serves a small portion of the Luzon market. Kasi siya lang po yung nangingisang refinery sa Luzon na pwedeng mag-supply po ng premium refined. Subalit, meron pa pong refinery sa Tarlac na pang white sugar po, na common white sugar, refined sugar. Meron pa din pong isa sa Tugigaraw. So yung premium refined lang po, yung ginagamit ng mga beverage makers, ng mga manufacturers, yun lang po yung mawawala po. Opo, opo, opo. Pero sa palengke po, magiging stable po ba ang ano, ang presyo po ng asukal? Sa ngayon, yung availability po ng refined sugar in the country is very ample po. Our supply has been stable the whole year. Work yung plano ng administration to keep a buffer stock. So sa ngayon po, yung stability of supply andyan, that's why yung price natin has been stable po for this year also. So wala tayong magiging problema. So ngayon lang pala nila in-announce po, pero matagal na po pala ito. So ang available lang natin na refinery ay dyan sa Tarlac. Merong iba pero nasa ano po eh, nasa Negros tsaka sa Bukidnon. Ano po, Administrator? Yes, yung premium refined na ginagamit ng manufacturers and beverage makers, sa Negros, there are four refineries out of, there are four refineries in Negros who can supply that, and then there is one in Bukidnon that can also supply it. So, sa premium refined yan. But then, all over the country, meron tayong mga around 14 refineries naman ng white sugar. So, 5 out of 14 can supply the premium demand ng mga soft drink companies. Yung for the retail, yung binibenta sa palengke, we have 13 other refineries po that can take over the loss of CAGP. Opo. So wala pala So hindi natin dapat itong ikabahala, Administrator. Yes po, sir. Opo, opo. Sige po. Yun lang po ang aming gustong malaman. Salamat po. Magandang maga po sa inyo, Administrator. Good morning po, sir. Salamat po. Mabuhay. Si Mr. Pablo Luis Ascon, Administrator, Sugar Regulatory Administration. Oras. Alas 8:43 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radyo DZWB.
ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WDTV. Ang bagong pisyo ng bayan. Hindi ko haya na papunta sa iyo ang pamilya ko. This is war. Lumaban sa mga ahas na nang-aagaw. Gagawin ko ang lahat para mapunta sila sa akin. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Laki kasi naging kasalanan ko sa iyo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ngayong Lunes. Hindi mo ko kaya, Elias. Wala kang pinatpat sa akin. Wala nang gagalaw kay Elias. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Na po ng umaga. Wow! Si Melo Del Prado, panalo! Usapang bigas tayo, mga kapuso. Ay, nako, ay si Secretary Laurel, ng ating DA Secretary po, ay nag-atas na doon sa mga nag-aakusa at inaakusahan na mag-sipag leave of absence daw muna sila habang yung pong investigasyon ay gumugulong. At mag-iimbestiga rin pala ang Senado. Pati House of Representatives, na rinig natin si Congressman Briones sa House. Ito, re-report ni Nimparabilo o iimbestigahan ng Senate Committee on Agriculture. Eh kasi ang ini-invoke mga kapuso nung inaakusahan ay nasa RTL daw, Rice Tariffication Law, na pwede. Pwede daw sila po binibigyan ng mandato na i-dispose sa mga tinatawag natin na qualified commercial buyers. Yung pong bigas, 99% na ma-dispose bago masira. Dapat maayos pa yung pwede pang bilhin. Eh kaya lang napunta po sa kamay ng dalawa lang na masuswerte. May pangalan na eh. Hanap ko yung pangalan eh. O yun, dalawa. 70. Magkano to? Gano'ng karami to? 70,000 na mga kadami po ng bigas, bags na bigas. Diyos ko, at magkano lang ang kanilang benta, halagang 25 pesos kada kilo, na walang bidding. Diyos ko, sinasabi po kasi mga kapuso, ito daw po ay pwedeng ibenta nga sa qualified commercial buyers. Kaya itong investigasyon sa Senado na ito, dapat i-revisit nila yung RTL. Ito ang ginagamit eh. Pwede bang yung mga commercial, qualified commercial buyers, traders lang ba yun? Di ba pwedeng mga... ano rin yun, yung mga taong pumipila dyan at bumibili rin sa retail? Pwede mag ganun lang yon. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Palusot, no? Tama yun, sapagkat para magkaroon ng ika nga ay maganda investigasyon at ika nga ay mag-iimbestiga ay maluwag na makapagmatingnan ang lahat ng records na pwedeng pagbatayan kung ano ba talaga ang nangyari tungkol dyan sa pagbibenta ng bigas. Kailangan po natin talaga, lalo na ngayon, na mataas ang presyo sa world market. Ito po yung pang-stabilize. Naghahanap po tayo ng murang bigas na ito po sana yung makakapagbigay. Malabong alibay yun, sapagkat sobrang laki ng volume. At saka alam naman natin na lagi tayong kulang, nag-aangkat ng bigas at na mahal ang presyo sa retail o sa palengke. Bakit mo ibebenta at ng mababa at hindi pa sa dapat kahit
sa kadiwa o kung sa ating government na rin ang gumamit. Pagkat alam naman natin na matagal na naghahanap ng murang bigas ang ating mga kababayan. During that time, I think, yung nagkakagulo tayo sa bigas, kulang ang bigas, mataas ang presyo ng bigas. Kung meron ganito, dapat naibigay ito sa ating may hirap. Super Radyo Melo del Prado sa Super Radyo DZBB. Ayan po ang mga tinig ni na representative ni Kenor Briones ng AGA Partilis at ni Miss Rowena Sadikon, lead convener, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, mga kapuso. So yun, eto na si Nimparabilo. Tawagin na natin agad. Melo del Prado sa Super Radyo DZBB. Ayan, bago-bago yan. Kailan lang yung rice tarification law na yan, ha? Ito na. At meron ng kumita. Dalawang masuswerte na mga rice trader. Yan, Nimparabilo, Nimpa, good morning. Super Radyo. Good morning, Melo. Magsasagawa ng sariling investigasyon ang Senate Committee on Agriculture and Food sa nakwestiyong pagbebenta ng National Food Authority ng bigas sa commercial traders sa umano'y presyong lugi at walang bidding. Ayon kay Senator Cynthia Villar na chairperson ng komite, may testigo na handang humarap sa komite at nagsasaayos na lamang ng mga dokumento na iyaharap sa pagdinig. Ngayon pa lamang, sinabi na ni Villar na illegal o labag sa batas ang pagbebenta ng NSA ng 75,000 bags ng bigas sa mga pribadong traders. Sa mandato aniya ng NSA, hindi ito dapat nagbebenta ng murang bigas sa mga private na traders at halip dapat inaalok iyon sa mahihirap at nangangailangan kagaya ng mga nasa lantanang kalamidad. Sa Senate investigation, isa umano sa malamang nang irekomenda ang tuluyang pagbuwag sa NFA. Sabi ni Villar, ipinabubuwag na rin sana nila itong NFA nung ginagawa nila ang umiiral na rice tarification law dahil batid nila noon pa man na may mafia at corruption dito. Noong NFA ay pinapayagan pa sa pag-i-import ng bigas. Pero inalala ng Kongreso ang mahigit 4,000 manggagawa nito kaya aniya tinanggalan na lamang ito ng poder na mag-import ng bigas at pinag-alok ng early retirement sa mga kawani. Target sa gawa ang pagdinig sa loob ng susunod na 2 linggo o bago magsima na Santa Break ang Senado. Sinuportahan naman ni Villar ang pagsuspinde sa mga opisyal ng NFA na sangkot sa usapin habang isinasagawa ang investigasyon para aniya hindi maka-impluensya sa mga investigasyong isasagawa. Ay, Nipa, yan. Melo. May mga binanggit na nasa complaint naman ni yung taga riyan din sa NFA. Yata yun eh, assistant administrator yata yun. Yes, Pagayunan, ano? Pagayunan. Ito daw yung mga nakakuha ng bigas na yan. G4 Rice Mill Corporation at NBK San Pedro Rice Mill. Yan. Papatawag, kasama ba yan sa imbitahan na anin pa? Ay, kasama yan. Oo. Lahat ng mga binanggit dito sa issue, patatawag ng komite. Oo. Ayun. Para pagpaliwanagin. Eh, pakitanong mo nga kay Senator Villar, yan kasi ang ginagamit nitong management ng NFA ngayon. Nandun daw sa rice tarification law na pag masisira na, at dapat eh, wag nga ang paratingin sa pagkasirat ng mayroong pang balor. Sabi nga, eh pwede daw ibenta 'yon. Pwede daw ibenta. Hindi lang daw 'yon pang 'di ba ang pangunahing dahilan niyan ay ang purpose niya ay para doon sa mga ayuda para sa calamity, yung NFA rice, 'di ba? Oo, tama. Oo, tsaka 'di ba hindi na rin tinanggalan na sila ng poder 'di ba na mag-import. Kasi noon sinasabi ni Senator Villar na bay hataw sa pag-i-import. Isa yan sa dahilan kaya natawag ang Department of Agriculture na Department of Importation. Ngayon dito naman sa pagbebenta ng bigas, sabi niya, may mga bumibili talaga sa NFA, pero meron niyang proseso. Dito sa sinasabing pagbebenta ngayon, walang bidding. Dalawang traders lang ang napagbentahan. Oo. So ang tanong dito ay, legitimate ba yung pagbebenta na ito o nalabag ba yung proseso dahil dapat mayroong bidding? Oo. At saka mayroong nakalagay doon. Pwede daw ibenta sa qualified commercial buyers. Ano ba pag sinabi mong qualified commercial buyers? Kagad ba yun mga private trader? Di ba pwedeng mga yung mga pumipila dyan? Ano naman yun? Buyer din naman yun. Tulad natin. Diba? Mo, mga local government, di ba? Para sa kanilang constituents. Correct. Di ba pwede yun? Ayan, ay dahil in aid of legislation naman yung pagdinig, maigi ma-review nga yung batas. Kung pwede, kung tama ba yung pag-invoke ng batas nitong NFA na nagbenta sa mga private traders.
Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Alas 6.55 na po ng umaga, radio na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WBTV. Laki kasi naging kasalanan ko sa'yo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love. Die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ba't naman ganyan tingin mo sa akin? Alam mo, hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pero kanina nung tinitignan kita sa camera, para bang wala kang ulo. Si Aldo, pari. Natalo yung asawa niya. Can he catch the criminal before he strikes again? Hindi ako jeepney driver. NBI agent ako. Sana ho, matulungan niyo po kami para malutas yung kaso. Massacre Files, Monday, 3:15 p.m. on GTV. Bakit pa natin siya hanapin, Tay? Dahil kasal kami. Baka pag nandun si Tori sa poder ng totoong mommy niya, ma-win over siya ni Christy. Tingin mo ba, papayag ako na lumigaya si Christy? Wag po! Asawa ng asawa ko. You're watching WBTV on GTV. Ito, maganda ito, no? Sa serbisyo publiko! Para mga sa mga taga-lungsod po na Maynila, magsasagawa po ang pamalalusod na Maynila na katuwang ang ilang kumpanya ng special recruitment activity ngayong araw na ito. Ayon po sa Manila Public Employment Service Office, gaganapin po ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Park and Ride Building sa Loton, Ermita, Maynila. Para po sa kompletong listahan ng mga available na trabaho, bisitahin lang ang Facebook page ng Manila Public Employment Service Office. Pinapayuhan po mga aplikante na magdala ng resume, itim na ballpen, magsuot ng semi-formal na kasuotan at sumunod sa minimum public health standards, mga kapuso. Ito naman, isa pa! Tubig! At ang Manila Water po ay mayroong water service interruption mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas po ng alas 4 ng umaga sa Pasig City, ilang bahagi po ng Barangay Pineda, Taguig City, ilang bahagi po ng Barangay Tuktukan at Barangay Santa Ana. Mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga naman sa Antipolo City, sa Rizal, ilang bahagi po ng Barangay San Roque. Ang Maynila din, mawalan po ng supply ng tubig sa sumusunod na mga lugar. Mamaya pong alas 10 ng gabi hanggang bukas po ng alas 4 ng umaga sa Quezon City, sa Barangay Bagbag, Gulod, Great Fairview, sa Uyo, San Bartolome, Santa Lucia, Doña Aurora Quezon, Doña Aurora Quezon, Doña Imelda Marcos, Don Manuel Quezon, San Isidro Galas, Santo Niño, Santol at saka sa Barangay Tatalon. Yan, mawawala ng mga supply ng tubig dyan. Sa serbisyo publiko! Amat, mga kapuso, magbabalita na po kami. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ikapito na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZBB.
sa balita. Yan ang aming anata. Easy Double B Super Radio 594. Laging naka-alerto. Servisyo totoo. Easy Double B. Kapuso nyo sa radio. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Easy Double B Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang Superbalita sa umaga nationwide. Stand by! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3:30 makalipas sa kalasyete. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Lunes po ngayon, ika-4 sa buwan ng Marso, taong 2024. Sa ating mga headlines, dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaamba ngayong linggo. Bentahan ng galunggong at tamban, nagmura na sa gitna ng pagdami ng supply nito ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Umano'y paluging pagbenta ng stock ng bigas ng National Food Authority, NFA, sa ilang negosyante, iimbestigahan na ng Kamara at ng Senado. Mga binibiling produkto ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ibarongkahing huwag nang patawan ng value-added tax. Minorya sa Senado, pinasusuri sa Department of Social Welfare and Development kung epektibo ba ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dalawang research survey vessel ng China na namataan malapit sa Philippine Rise, nakalabas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Apat na senador inaasa ang boboto kontra charter change o chacha ayon kay Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Pangulong Bongbong Marcos muling bumiyahe sa Australia para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag pong papahuli at sa malalaking mga balita, talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa at DZBB594. Malilit na mga letra po yan at DZBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon!
Umiira lang hanging amihan sa dulong hilagang Luzon. Dulot po nito ang Batanes, Cagayan at Isabela ay makararanas po ng maulap na papawirin na may mahinang pagulan. Apektado naman po ng nalalabing bahagi ng bansa ng easterly, so mainit na hangin mula ho sa karagatang Pasipiko. Dulot po ng easterly sa localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pagulan, paggulog at pagkidlat. Bantay panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, mga kapuso, ay 6 na minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Cotabato City, dalawang araw nang nakararanas po na mataas na heat index ayon po sa PAGASA. Balita katid sa atin ni Alan Gatusalan. Pasok! Dalawang araw na nga na nakakaranas ng mataas na heat index ang Cotabato City ayon sa PAGASA. Mula March 2 ay nakapagtatala na ng 42 degrees Celsius sa Cotabato City. Kahapon ay natala muli ang 42 degrees Celsius na heat index at posibleng maranasan muli ngayong araw. Sa forecast pa ng PAGASA, posibleng maitala sa 45 degrees Celsius ang heat index bukas, March 5 sa Cotabato City. Abala ng PAGASA, may tuturing na danger o mapanganib ang temperatura na naitatala sa 42 degrees Celsius pataas. Posibleng makaranas kasi ng heat cramps at heat exhaustion, pati na rin ng heat stroke. Ako sa Langatos ng GMA Super Radio DCWB, apat totoo. May nakaambang dagdag bawa sa presyo po ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay po sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, maglalaro po sa 30 sentimo hanggang 50 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 50 sentimo naman hanggang 70 sentimo ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Una nang sinabi ho ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy, na ang rollback sa petrolyo ay posibleng dulot po ng pagtaas ng inventaryo sa langis ng Amerika. Posibleng tigil puto ka naman dyan po sa gasa at ang pinagpaliba na pagbabawas sa interest rates na nagpababa po sa global demand. Ang taas presyo naman ay posibleng dulot po ng pagpapalawig sa oil production cut ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus hanggang sa ikalawang yugto po ng taon at ang pagpapatupad po ng Russia ng 6 na buwang oil export ban na sinimula noong 1 ng Marso. Mura na ang bentahan ng galunggong at tamban. Ayon kay Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, kasunod na rin ito ng pagdami ng supply ng isda sa pagtatapos ng closed fishing season sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Buwaba o bano ng 50 piso ang presyo ng galunggong kumpara sa presyo nito noong kasagsagan ng closed fishing season. Tambak din o bano ang isdang tamban sa mga pamilihan kaya mura ang presyo nito. Sa ngayon, nakabukas na po ang ating mga lugar pangisdaan na kung saan po nagpatupad po tayo ng closed fishing season. No? For example, dyan po sa Visayan Sea, sa Zamboanga Peninsula, and then sa northeastern Palawan, lahat po ito ay bukas na. Ang tinig ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala, bagamat inaasahang tataas ang presyo ng isda sa Semana Santa, sinabi ni Briguera na pansamantala lamang ito, hindi rin tataas ng sobra na dahil sapat naman ang supply ng isda. Imbestiga na rin ang Kamara ang umano'y paluging pagbenta ng tunay-tuniladang bigas ng National Food Authority NFA sa ilang negosyante. Ayon po kay Aga Partless Representative Nicanor Briones, meron na pong nakaschedule na investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food hinggil dito ngayong linggo. Aming pag-uusapan itong dadaan linggong ito dahil nag-schedule na rin yung aming chairman, si Chairman Mark Inberga sa Committee on Agriculture and Food na mag-imbestigaw para pag-usapan at imbestigahan din yung tungkol sa nangyari sa NFA. Suportado naman ni Briones ang payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dun sa mga sangkot na opisyal ng NFA, voluntaryong mag-leave muna habang sila ay iniimbestigahan. Tama yun, sapagkat para magkaroon ng ika nga ay maganda investigasyon at ika nga ay mag-iimbestiga ay maluwag na makapagmatingnan ang lahat ng records na pwedeng pagbatayan
kung ano ba talaga ang nangyari tungkol dyan sa pagbibenta ng bigas. Nauna dito eh, napaulat na ilang opisyal ng NFA ang nagbenta ho ng bigas mula ho sa kanilang warehouse sa halagang 25 pesos kada kilo nang wala pong bidding. Kahit pa ang bilhin ng ahensya sa palay mga kapuso ay nasa 23 pesos kada kilo na po. Sa pahayag po ng NFA, ginit nito na hindi labag ang kanilang ginawang pagbebenta ng bigas sa murang halaga. Mandato man nila na panatilihin at i-dispose ang 99.9% ng kanilang stock ng bigas sa maayos na kondisyon. Hindi naman tanggap ni Briones ang paliwanag ng NFA. Malabong alibay yun, sapagkat sobrang laki ng volume. Mm-hmm. At saka alam naman natin na lagi tayong kulang, nag-aangkat ng bigas at na mahal ang presyo sa retail o sa palengke. Mm-hmm. Bakit mo ibebenta at ng mababa at hindi pa sa dapat kahit sa kadiwa o sa ating government na rin ang gumamit. Pagkat alam naman natin na matagal na naghahanap ng murang bigas ang ating mga kababayan. Tinig po ni Aga, Party List Representative Nicanor Briones. Uh-huh. Samantala, magsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon sa naturang issue ang Senate Committee on Agriculture. Ayon kay Senator Cincho Villar, chairman ng nasabing komite, meron silang hawak na saksi na andang humarap sa nasabing pagdinig. Mga opisyal ng NFA na mapapatunayan ang sabit dito po sa bigas scam, dapat managot ayon po sa isang kongresista. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Isa Vendanyo Umali. Isa, pasok! Super Radyo! Kinamon ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang Department of Agriculture o DA na papanagutin ang mga sinasabing nasa likod ng bigas scam. Matatandaan na pinagbakasyon muna ng DA ang ilang opisyal ng National Food Authority o NFA habang iniimbestigan ang aligasyong hindi wastong bentahan ng bigas nang walang bidding at sa presyong agrabyado ang gobyerno. Ayon kay Lee, dapat lamang naimbestigahan ang issue at managot ang dapat na managot. Malinaw ani ang tungkulin ng NFA na makatulong sa mga lokal na magsaka at consumers at hindi ang makadagdag pa sa kanilang pasanin. Dagdag nila, pwede namang ipamahagi sa ating mga kababayang apektado ng mga kalamidad o direktang ibenta sa mga mamimili ang mga murang bigas. Pero lumalabas na may ilang traders pala ang pinapaboran ng NFA na nagpapatong pa ng presyo. Ako si Isa Vendanyo Mali. Sa GMA, Super Radio, this is Double B. Dapat po. Paano lang amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act? Hindi po makausad dito po sa Bicameral Conference Committee dahil maraming gustong baguhin yung mga kongresista ayon po kay Senator Cincho Villar. Alamin natin ang balita yung wala namang kay Nim Faravelo. Nims, go! Nakapitin pa sa Bicameral Conference Committee o BICAM ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang umiiral na Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sinabi ni Senator Cincho Villar na chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food na hindi maisagawa ang BICAM meeting dahil gusto muna ng mga kongresista na pumayag ang Senado sa nais nilang mga pagbabago sa panukala. Sabi ni Villar, 12 provision ng panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang gustong baguhin ng kanyang counterpart sa Kamara. Hindi siya makapayag dahil anya lalamya ang ginagawang batas. Idiniin na pinalalakas nga nila ang batas para masawata ang smuggling na hindi natigil dito sa umiiral nga na Anti-Agricultural Smuggling Law. Nung Disyembre pa ipinasa ng Senado ang panukala at nauna ang Kamara. Sa panukala, sasaklawin na rin ng batas at ituturing ng mga smuggler ang mga profiteer, hoarder at nagkakartel. Hindi naman idinetalye pa ni Villar ang mga gustong baguhin ng mga kongresista. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DCWD, dapat to. Super Radio! Ang oras po natin ay 4:14 na po. Makalipas ang 7 ng umaga, makatutulong sana sa pagpapababa ng presyo ng bigas kung nagamit ng tama ang libo-libong tonelada ng bigas ng National Food Authority o NFA na ibinenta umano ng palugi sa ilang negosyante. Ayon kay Rowena Sadikon, founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, sa gitna ng mataas na presyo at kakulangan sa supply, dapat ipinampuno na lang ang mga naturang bigas para tumatag ang presyohan sa pamilihan. Kailangan po natin talaga, lalo na ngayon, na mataas ang presyo sa world market. Ito po yung pang-stabilize. Naghahanap po tayo ng murang bigas na ito po sana yung makakapagsigay. Mas mainam din naman o kung ibinigay na lang ito sa mga nangangailangan o di kaya ibinenta sa mga kadiwa store. During the time, I think
yung nagkakagulo tayo sa bigas, kulang ang bigas, mataas ang presyo ng bigas. Kung meron ganito, dapat naibigay ito sa ating mahihirap. Ang tinig ni Rowena Sadikon, founder at lead convener ng Philippine Rice Industry Manage o Industry Stakeholders Movement o PRISM. Super Radyo! Dapat umanong pag-aralan ng pamahalaan na huwag nang patawan ng value-added tax o VAT yung mga binibiling produkto ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps. Ang GNYVAC 3rd District Representative Rosana Vergara, malaki maitutulong po nito sa mahihirap na Pilipino para mas makatipid sa mga binibiling pagkain at iba pang mga produkto. Iminungkahi na umano niya ito noon sa Department of Finance pero hindi ito sinangayunan. Let's leave their budget where it is and then pag sila ang bumibili, dapat minus VAT na sila. Di ba malaking tulong yon? Di na sila dapat magbayad ng VAT. Yun ang isang nakikita kong dapat pag-aralan. Tinig po yan ni Nueva Ecija 3rd District Representative Rosana Vergara. Super Radio! Ayusin muna nila yung listahan ng 4Ps. Linisin nila. Binalik yung tinanggal di ba? Pinasusuri ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kung epektibo pa ba at nakatutulong sa mahirapang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Pimentel, kailangang mapatunayan ng DSWD na hindi palpak ang programa. Ipinagtataka kasi ng senador na taon-taon ay tumataas ang pondo ng programa, ngunit padami ng padami ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Anya, dapat patunayan ng DSWD na epektibo ang programa at maraming benepisyaryo nito ay nakaka-graduate na taon-taon at nakaalpas mula sa kahirapan. Kailangan ma-prove ng DSWD yung sinasabi nila. O titignan lang natin sa amount at saka sa target families na cover, palaki ng palaki. Therefore, failure yung programa kasi supposed to be ang programa may pinapagraduate. Ang tinig ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Samantala, pasintabi po ha, sensitibo ang balitang ito. Isang babae po sa bayan ng Goa, Camarines Sur, pinugutan ang kanyang bayaw dahil umano sa away sa lupa. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica! Super Radyo! Hello, Joel. Isang 54 anyos nga na babae sa Goa, Camarines Sur ang walang awang pinugutan ng ulo nitong Sabado. Ang ulo ng biktima ay tinapon pa sa halos 15 metro ang layo mula sa katawan nito. Ang suspect kapatid mismo ng asawa ng biktima. Na matapos may sagawa ang krimen, agating sumuko sa Goa Municipal Police Station. Ayon sa investigasyon ng pulisa, matagal nang hindi pagkakaintindihan dahil sa away sa lupa ang punot dulo ng krimen. Aminado naman sa kanyang ginawa ang 44 anyos na suspect. Nagsimula raw ang kanilang alitan dahil gustong angkinin ng biktima ang lupain ng kanilang tatay na dapat ay paghahatian nilang 11 magkakapatid. Agosto nitong 2023, nangireklamo na rin ng suspect ang biktima sa barangay. Matapos umano nitong tanggalan ng tubig ang kanyang fish pond at kunin ang mga alagang tilapia na ikinalugi raw ng suspect. At ito March 2, nang makita ng suspect ang biktima, kasama ang alalay nito na tila muli na naman itong gagawin ang kaparehong insidente. Doon na nagkasagutan ang dalawa na nauwisan na sabing krimen. Nakipag-ugnayan na rin ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa pamilya ng biktima. Ngunit nasa proseso pa ang mga ito ng pagsasampa ng kaso laban sa suspect at wala pang ibinibigay na pahayag ukol sa insidente. Nananawagan din ng mga otoridad sa publiko na sa mga kahalintulad na pagtatalo o away, iwasang ilagay sa sariling mga kamay ang batas. Anila may mga batas na pumoprotekta sa karapatan ng bawat isa, kaya dapat idaan ang mga alitan sa tama at legal na proseso. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog, nag-uulat sa Super Radyo DZBB. Dapat totoo. Salamat Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Samantala, ang Philippine Air Force at Korea Air Force nagsagawa ng friendship flight sa Clark Air Base sa Pampanga. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Joan! Super Radyo! Hello Joel, makapigil hininga ang air show at friendship flight sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga, kung saan nagsanik pwersa ang Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force. Unang lumipad ang walong T-50B Advanced Supersonic Trainers Jet ng ROCAF o mas
kilala sa tawag na Black Eagles. Makalipas ang ilang sandali kasama na nila ang apat na F-A-50 light combat aircraft mula sa Philippine Air Force. Matapos ang friendship flight, sunod na ipinamalas naman ng Black Eagles ang kanilang air superiority at exciting ang bawat maneuver ng Black Eagles. 23 maneuvers ang ipinamalas ng Black Eagles sa loob ng mahigit kalahating oras. Pareho naman daw ang naging memorable ang lipad na ito sa mga pilotong Pinoy at Koreano. Habang enjoy sa panonood at namangha ang mga bisita, na karamihan ay unang beses makasaksi ng air show. Sumisimbolo raw ang air show sa matatag na samahan ng Pilipinas at South Korea na binigyang diin ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro sa kanyang tarumpati. Giit pa ni Teodoro, maraming pwedeng matutunan ang Pilipinas pagdating sa modernisasyon at pamamaraan ng South Korea sa kanilang hukbong panghimpapawid. Taong 2022, nang huling magsama ang PAF at ROCAF sa air show na ginanap sa Basa Airbase sa Florida Blanca, Pampanga. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News. Ako si John Punsoy, nag-uulat para sa Super Radio DZBB, Dapat Totoo. Salamat John Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras alas 7:22, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Gusto ko magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Mag-Bear Brand Sterilized araw-araw by Sterilized Tibay. Tulong pampawi ng pagod para bukas. Gayod. Bear Brand Sterilized, ang number one sterilized milk. Ngayong Lunes. Hindi mo ko kaya, Elias. Wala kang binatbat sa akin. Wala nang gagalaw kay Elias. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Nakakita ko tayo ng check. Ano ba unang po papasok sa ating isip? E pag may check, ibig sabihin tama, wasto, correct ang ginawa po natin mga kapuso. Hindi po ba? Ano po yung check mo ng right med? Ano nga bang ibig sabihin po nun? Ang check po ng right med ganito. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan po ang ibig sabihin po ng check po ng right med. Dahil ang gamot po ng right med, abot kaya po ang presyo. Pero high quality po ang pagkakagawa. Hindi po tayo may menosin. Galing nitong kumpanyang ito. Kaya kapag hanap po yung gamot, huwag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po ang check po na Right Med. Para sa mga listahan ng mga produktong Right Med, bisitahin ka na lang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph,
Tandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-right bed natin dyan po sa Bacolod, sa halagang 150 pesos, pwede na po kayong magpa-check up po sa doktor. Bisitahin ang pinakamalapit na Negros Grace Pharmacy sa inyo pong lugar. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Nakalabas na ng Exclusive Economic Zone. Ano ginagawa nyo dyan? Amin yan. Ang Pilipinas ang dalawang research survey vessel ng China na namataan. Malapit sa Philippine Rice, napadaan pero naninisid pare. Sumisisid at pinapangalanan yung ating mga... Sumaba yun? Ha? Napadaan lang? Napadaan. Okay lang mapadaan, wag lang maninisit. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, lumalabas na tila dumaan lamang ang mga naturang barko sa Philippine Rice na pinapayagan naman sa ilalim po ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Passing through the Exclusive Economic Zone or a coastal state is allowed naman under UNCLOS. Bagamat hindi pa abot ng presensya ng Philippine Navy ang Philippine Rice, 24 oras nila itong minomonitor. Kaya natin. For now, ang ating monitoring and surveillance sa area is almost 24/7. Yung ating presence, hindi pa natin naabot yan. Sapagkat sabi ko nga, mas malayo it compared sa West Philippine Sea detachments natin. Tinig po ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Mas dumami ang Chinese militia vessels sa West Philippine Sea noong nakalipas na taon. Batay sa monitoring ng Asia Maritime Transparency Initiative, nasa 175 ang average na dami ng Chinese militia vessels na namataan sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea kada araw noong 2023. Mas marami ito kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Navy, ito'y mga pribadong fishing vessel na binigyan ng permit ng China na mga isda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero tumatanggap ng utos mula sa Chinese military. I would call them a clear and present challenge, not a danger. Ang tinig ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Bumalag ang China sa naging payag ni Philippine Ambassador to the United States si Jose Manuel Romualdez kaugnay po na usapin ng West Philippine Sea. Partikular na inalmahan ng China ang sinabi ni Romualdez na ang Pilipinas ay humaharap sa tinatawag na aggression and economic coercion ng China. Kaya kailangan makiisa ang Pilipinas sa mga bansang may katulad na pag-iisip gaya po ng Estados Unidos at Australia para magkatuwang na labanan ng aggression o panlulupig. Ayon sa embahada po ng China, bilang permanent member po ng United Nations Security Council, malaki umano ang ginagampanang papel ng China para mapanatili ang katatagan at kapayapaan po dyan po sa rehiyon. Anila maayos na tinututukan po ng China yung mga alitan sa West Philippine Sea sa pamamagitan po ng pagdialogo at konsultasyon habang mahigpit na binabantayan ang kanilang kasarinlan, karapatan at teritoryo. Dagdag pa ng embahada po ng China, ang kanilang bansa ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at isa sa mga major investment sources po nito. Nalulungkot umano sila dahil wala umanong nalalaman ng opisyal sa mga tunay na nangyayari at ginagamit lamang ang issue ng West Philippine Sea upang mag-ingay at pag-usapan yung mga walang pasihang akusasyon laban po sa China. Naniniwala po ang China na may kakayahan ang mga bansa sa Asia na resolbahin ang sariling problema nang hindi nangangailangan ng tulong mula po sa labas, maaaring magpalala pa ng tensyon sa nasabing rehiyon. Itutuloy ng Kamara ngayong araw ang pagdinig sa panukalang ambyentahan ng economic provisions ng konstitusyon na may kinalaman sa edukasyon. Hindi katulad sa Senado na tertiary education lamang ang posibleng buksan sa foreign ownership, pinag-aaralan sa Kamara na buksan sa mga dayuhan pati ang basic education gaya ng elementary at high school. Ayon kay House Deputy Majority Floor Leader Janet Garin, maraming dadalo sa pagdinig ngayong araw na mula sa sektor ng edukasyon. Curriculum is still handled by the Department of Education. So, hindi pwedeng mabago ang curriculum. So, yan na yung mga bagay na magandang pakinggan natin. Ang tinig ni House Deputy Majority Floor Leader Janet Garin. Sa tingin ni Garin, matatapos ang deliberasyon ng Kamara sa charter change bago ang Holy Week break ng Kongreso. Samantala, sa Martes naman, itutuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang charter change. Hanggat maari, target ng Senado na magkasundo na kaagad ang bersyon nila sa bersyon ng Kamara gaya na lamang sa isyu ng edukasyon.
Ngunit sinabi ni Senator Francis Escudero na dapat gumawa muna ng guidelines kaugnay ng mga pagdinig sa economic chacha. Ipinunto ng senador na sa ngayon ay wala pang malinaw na mga patakaran ng Senado na tutugma sa patakaran ng Kamara. That is the reason, Mr. President, why I urge caution and prudence over a hasty action on this matter. Hindi yung magkaiba tayo ng rules na sinusundan. Tapos pagdating sa dulo, doon palang magtatalo, magdedebate at mag-aaway-aaway. Ang tinig ni Senator Francis Escudero. Inaasa ang apat na senador ang boboto kontra chacha, kontra charter change. Ayon po kay Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III, bukod po sa kanya, inaasa ang boboto rin kontra charter change sina Senador Risa Ontiveros, Senador Cincho Villar at Senador Mark Villar. Inumpirma naman ba ito ni na Ontiveros at Senador Cincho Villar habang wala pang payag si Senador Mark Villar. Uy, magnanay. Kailangan pa o kailangan ng 7 no vote para hindi lumusot ang charter change dyan naman sa Kongreso. Samantala, pabahay at programang pangkabuhayan para sa mga rebelding magbabalik loob sa gobyerno, tiniyak po ni Pakulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang balitang yan. Mula naman kay Tuesday New. Tuesday, pasok. Super Radio! Handa ang pamahalaan na ibigay ang lahat ng suporta para sa mga rebelding gustong magbalik loob sa pamahalaan. Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng tuloy-tuloy na pagsisikat ng gobyerno na mahihikayat ang natitirang mga rebelde na magsibaba na ng bundok at maging bahagi ng lipunan. Sinabi ng Pangulo na sisiguraduhin nilang mapagkakaloob ang lahat ng suporta sa mga rebel returnee tulad ng pabahay, kabuhayan, infrastruktura para sa kanilang mga anak tulad ng eskwelahan at iba pa. Ayon sa Pangulo, magtutuloy-tuloy din ang kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms. Ito ayon sa Pangulo'y ginagawa na rin sa iba't ibang mga probinsya. Itong Sabado'y nagtungo si Pangulong Marcos sa Sumisip, Basilan at pinangunahan ng pagwasak sa mahigit 500 iba't ibang klase ng armas na isinuko ng mga dating rebelde na nagpasya ng magbalik loob sa gobyerno at magkaroon ng panibagong buhay kasama ang kanilang pamilya. Ako si Tuesday Sagunio ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang Bureau of Immigration mag-iikot po sa Visayas at Mindanao para sa Nationwide Service Caravan. Balita atin sa atin, Imani Vargas, man, go! Super Radio! Magtutungo sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang Bureau of Immigration simula ngayong Linggo. Partikular na ito sa Visayas at Mindanao para mailapit sa mga dayuhang nasa bansa ang serbisyo ng kawanihan. Kabilang dito ang tourist visa extension, exit clearances, dual citizenship application at iba pa. Magagamit din itong pagkakataon para maisumbong naman ang mga pasaway na dayuhan na maring overstaying na o sangkot sa kaguluhan o illegal na aktibidad. Sisimulan ng Bureau of Immigration ng Nationwide Service Caravan ito sa Zamboanga City sa Marso asa is. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Yun naman, oh. Hoy, Lunes na naman, mga batang cherry fir at mga nanay na silang nag-aalaga sa mga anak nila para lumaking malusog, masigla at matatalino. Kailangan bigyan ng mahusay na vitamins. So, alam nyo na ito, ha? Cherry fir sira fortified with zinc. Dahil kayong mga mami, hindi naman talaga pumapayag sa pwede na. Kaya naman ang cherry fir ay gumawa po ng cherry fir syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by cherry fir na para sa mga kids, mga kapuso. Ito pa, ha? Itong cherry fir syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na sadya pong magugustuhan ng mga bata itong lasa na ito. Masarap eh. May CGF, may lysine, may turin at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry fir hindi po gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7.34, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Ngayong Lunes. Ngayong gabi, tatapusin natin ang sinimulan natin. Elias Guerrero. Ligtas mo si Elias. Ligtas mo ang anak natin. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Puso natin, yan ha, at tayo ay magpalakas ng ating katawan. Mainit ang panahon, lalong painit ng painit mga kapuso, yan ha. Buti na lang talaga, merong Immunomax food supplement. Ito po, subukan nyo po ito mga kapuso, no ha. Kayong mga bata, kayong mga may nagkakaedad na rin naman, ano ha. Importante po na mapalakas po ang ating pangatawan. Yun ang unang depensa sa mga sakit. Immunomax food supplement mga kapuso. Ito ang dapat nyong subukan. Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagbula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Yan, yung kulay puti at saka kulay verde na yan. Mga kapsula po alaman yan. At saka yung syrup for kids naman, yung mga malalaking kahon na yon, mga kapuso, ayun, may kulay verde nun. Ayun naman ay Syrup for Kids Forte Variant, mga kapuso. Mula po sa aming studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte, hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Nasa Melbourne, Australia, si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Special Summit. Sinalubong po ang Pangulo at itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, din Australian Assistant Minister for Foreign Affairs, Tim Watts, Australian Ambassador to the Philippines, HKU, ASEAN Lead Liaison Amy Elridge, at iba pang makaopisyal. Idaraos ang summit mula ngayong araw na ito ng Lunes hanggang sa Miyerkules, ika-6 po ng Marso. Sa kanyang departure speech, kinilala po ni Marcos ang suporta ng Australia sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 arbitral ruling. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 arbitral award, through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives to mainstream appreciation of international law. Dinig po yan ni Pangulong Bongbong Marcos, inaasahang matatalakay sa plenary session ng summit ang kooperasyon at pagpapalawig ng ugnayan ng Australia at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ito rin po umunaw ang pagsasama ng ASEAN leaders ngayong taon na pagkakataon para muling mailahad ang posisyon ng Pilipinas lalo na sa regional at sa international issues. Meron ding bilateral meeting ang Pangulo sa mga leader ng Cambodia at sa New Zealand. Inaasahang makipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community dyan naman sa Australia. Nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang karamihan sa mga indilikas na pamilya dulot ng matinding pagbaha sa mga bayan ng Malita at Santa Maria sa Davao Occidental. Ayon sa Davao Occidental Provincial Disaster Residential and Management Office, nakauwi na mga idilikas na residente maliban na lang sa mga tuluyang nasira ang bahay. Batay sa kanilang datos, umabot sa 16 na bahay ang tuluyang nawasak. Lahat ng evacuees po, nakauwi na po sa kanilang bahay. Maliban na lang doon sa mga nasiraan talaga ng mga bahay, nandun po sila ngayon sa mga relatives po nila. Umabot po sa 16 po yung total damage ng houses. Ang tinig ni Harry Chester Camoro, hepe ng Davao Occidental Provincial Disaster Residential and Management Office. Super Radio! Patuloy ang paghahanap sa isang sanggol na nawawala kasunod po ng paglubog ng bangka sa baybayin ng lungsod po na Zamboanga patungo sana ng Lanawan Island sa Tabuan, Lasa,
Basila ng bangka na mangyari po ang insidente, mag-aala 7 kamakalawaho ng gabi. Nakaligtas ang 43 sakay ng bangka maliban po sa sanggol na sinasabing nahulog mula sa kamay ng kanyang nanay. Kabilang po sa mga sinisilip na angulo ang overloading na posibleng dahilan ng paglubog ng nasabing bangka. Kaso ng dengue sa General Santos City patuloy na tumataas. Balita hatid sa atin ni John Wilson de la Cruz ng Super Radio Jensen. John, pasok! Super Radio! Joel Melo, pumalo na sa 445 ang mga kaso ng dengue sa General Santos City na naitala mula Enero 1 hanggang Pebrero 25 ng salukuyang taon. Base sa datos mula sa City Epidemiology and Surveillance Unit ng General Santos City Health Office, ito ay mas mataas ng 11% kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon, habang isa na rin ang naitatalang patay. Ito ang pinumpirma ni Diosforo Nunez III, Health Education and Promotion Officer ng City Health Office General Santos, na sa mga naitalang kaso, 345 sa mga ito o 78% ang naospital. Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang Barangay Kalumpang na nakapagtala ng 68 na kaso, na sundan ng Barangay Lagao na mayroong 66 na kaso ng dengue. 9 na taong gulang naman ang karaniwang edad ng mga tinatamaan at nasa 51% ng mga kaso ay mga pawang kababaihan. Patuloy na nananawagan ng General Santos City Health Office na mas lalo pang paigtingin ang 5S contra dengue para maiwasan ang dengue fever at mga komplikasyon na dala ng sakit na ito. Ako si John Wilson de la Cruz ng Super Radio General Santos, nag-uulat para sa Super Radio DZWB. Dapat, totoo. 19 anyos na motorcycle rider patay matapos masalpok ng nag-counterflow na van dyan sa Liloan, dyan sa Cebu. Balita katin sa atin ni Juan Guam Logroño ng Super Radio Cebu. Guam, pasok! Super Radio! Patay ang isang 19 anyos na driver ng motorsiklo matapos mabangga ng nag-counterflow na black van taxi sa National Road sa barangay Poblasyon sa bayan ng Iloan na Cebu. Alauna, 55 na padalig araw kahapon. Ang biktima ay taga-pulpugan sa bayan ng Tutulasyon, habang na-hospital din ang angkas dito na 15 anyos na babae na taga-pulpugan Tutulasyon din. Samantala, ang black van taxi ay binamaniho ng isang 49 anyos na lalaki mula sa Ugon, Naga City. Ayon kay Police Major Eric Hingoyon, ipinagaliluan na police station, biglang nag-overtake at nag-counterflow ang van na hindi napansin ang kasalubong na motorsiklo. Mabilis na dinala sa paggamutan ang mga biktima, ngunit binawian rin nagapuhay ang driver ng motorsiklo dahil sa pagkasugat na natamuan nito. Kasalukuyag nakakusuriya sa liluan na police station ang driver ng black van na taxi at maharap sa kaukulang kaso. Mula Super Radio Cebu, ako si Juan Logroño, nag-uulat para sa Super Radio CCWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ito na. O kayo uli, mga batang cherifer, ha? Huwag kakalibutan po, ha, bago umalis at magpunta sa eskwela, mga nanay, kayo muna yung kinakalampag namin, siyempre. Kayo yung magpapaalala sa mga bata, baka makalimutan yung cherifer syrup fortified with zinc na napakagaling naman para mga bata po yung maging matalino, masiglat, malusog. O dahil kayo mga mami, hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kaya naman ang cherifer po ay gumawa po ng cherifer syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by cherifer na para sa mga kids. Ang cherifer syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, lysine, taurine and zinc. Ayan, sarap naman ito. Kaya goodbye na, goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating po sa kalusugan ng mga kids, kayong mga mami, kayo naman talaga. Oh, moms know best. Mahalagang paalala po, ang cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7.44, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. 5S contra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pangapat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa WBTV at Department of Health. Mm-hmm.
Bakit kasi naging kasalanan ko sa'yo? Hindi na ako matatakaw, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Tinawag niyo ko kasi akong anak. Mas malinaw na ang lahat. Mas makulay ang mga eksena. At mas maganda ang panonood dahil... Basta, pagkasama mo si Elias, di ka pababayaan niya. Watch Black Rider on GMA Affordabox. Bili na! Ano na? Eh, Lunes na, eh, may sakit pa rin. Paano yan? Sabi ko sa inyo, mag-bioflu ha. Yung iba kasi nagba-bioflu, mga kapuso na kuya. Napakabilis gumaling. Ito, sabi po ng Department of Health, tumaas ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara po sa 2022. Paalala po ito sa atin na agapan ng flu bago pa ito lumala. Mahalagang iwasan po natin ang pagkalat at pagtaas po ng flu cases dito sa ating bansa. Maliban po sa paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at pagbakuna laban sa flu, mahalaga din po malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. Eh, paano naman natin malalaman? Aber, oh, kami ang magbibigay sa inyo ng tip ba, kung paano. Ganito lang po yan. Basta may dalawa o higit pang sintomas, two or more symptoms, baka flu na yan. Meron ba kayong lagnat? Saka sore throat, dalawa na yon. Eh, baka flu na yan. Headache, body pain at sipon, tatlo na yon. Baka flu na rin yan. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, mag-bioflu agad. Tandaan, two or more sintomas, baka flu na yan. Mag-bioflu na. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide. Samantala, mga kapuso, pumano na po sa edad na 59 ang bata pa pare. Ang patikang aktres na si Jacqueline Jose. Ang pagpanaw po niya ay kinumpirma ng isang Instagram post ng kanya pong kinabibilangang talent management na PPL Entertainment Incorporated. Umihiling naman ang pamilya ng aktres ng dasal para sa namayapang kaanak at humingi po ng privacy para magluksa. Si Jacqueline Jose o Mary Jane Guck, sa tunay na buhay ay hinangaan sa kanyang husay sa pag-arte, sa pelikula man o sa telebisyon. Noong 2016, tinanghal na Best Actress si Jacqueline Jose sa Cannes Film Festival sa France para sa pelikulang Marosa. Bumida rin po si Jacqueline sa isang teleserye ng GMA Network kabilang po ang Marimar, The Millionaire's Wife at The Originals. Ang aming pong pakikiramay sa naiwang pamilya ni Jacqueline Jose. Samantala, publiko pinag-iingat po ng PNP Anti-Cybercrime Group sa concert online ticketing scam. Ako, daming nalo ko dun sa yung mga Swifties, mga kapuso. Bumili sila ng pagkamahal-mahal na ticket, di naman na-deliver. Natakbuhan po sila. Mark Bacalalad. Mark, pasok. Super Radio! Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa mga mahilig manood ng concert na sa online bumibili ng ticket. Sa kanilang abiso sa publiko, pinag-iingat ang mga tao sa concert online ticketing scam. Ito yung pagbebenta ng peking ticket online para sa mga desperadong makapanood ng concert, lalo na kung huli nang naghanap ng mabibilhang ticket. Ayon sa ACG, maiging bumili lamang ng ticket sa mga lehitimong seller. Para magawa ito, dapat umanong i-check ang resale rules para sa tickets at alamin ang payment choices at refund policy. Dapat itasunod-sunod ngayon ang mga concerts kaya nabubuhay na naman ang mga peking bentahan ng ticket online. Ang inyong kapuso, Mark Bacalalad ng GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Pinalalahanan ng Bureau of Immigration na kubuhan ng clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga minor edad na bibiyahe sa abroad na hindi kasama
ang magulang. Ginawa ng immigration ang paalala dahil sa inaasahang pagbibiyahe ng mga minor de edad sa Singapore na dumalo o pagbiyahe ng mga minor de edad sa Singapore para dumalo sa The Eras Tour ni Taylor Swift ngayong Marso. Alinsunod sa panuntunan ng DSWD, kinakailangang kumuha ng travel clearance ang isang Pilipinong minor de edad na bibiyaheng mag-isa o lilipad kasama ng ibang tao maliban sa kanyang magulang. Super Radyo! Huling inaresto ang dalawang Pilipino dyan sa Tokyo, Japan at inaalam kung may kinalaman sila sa pagkamatay ng mag-asawang Hapon noong pong Enero. Matatanda ang una ng inaresto ang dalawang Pilipino dahil po sa pag-abandona sa mga biktima. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, sa kayo po'y naantabayanan po nila kung anong reklamo ang ihahain sa dalawang Pinoy. Patuloy naman ang pakipag-ugnaya ng embahada ng Pilipinas sa mga otoridad sa Japan at handa rin po anya ang ating embahada na magbigay ng legal na tulong sa dalawang Pilipino. Super Radyo. Napapakinabangan ng mga residente sa Barangay Santo Niño sa lungsod ng Quezon ang mga naiipong basura sa lugar. Pinapalitan kasi ang isang kilo ng plastic na basura ng isang kilo ng isda gaya ng pompano, salmon, uy, galunggong, social, at fish fillet. Wow. Yeah, fish fillet. Sarsyado. Ano, kaya prito. Yan. Kaya sinigang. Oh, naman. Inugutom kita. Layo ng plastic. Plastic to fish, mahal pa rin ang isda ngayon eh. Layon po ng plastic to fish program ng barangay na mabawasan ng basura, lalo na po ang mga plastic na bumabara sa mga kanal na nagdudulot ng pagbaha. Ang mga naipong plastic, ibinibenta ng barangay sa junk shop at trash to cash program ng pamahalang lungsod ng Quezon upang makalikom ng pondo na pambili ng isda. Tatlong magkakaiwalay na sunog ang sabiklab sa mga bayan po ng Bukawi, Plaridel at San Rafael, dyan naman sa Bulacan. Sa Sitio Bihunan sa Bukawi, tinupok po na kapoy ang aabot po sa 50 bahay noong pong Sabado ng gabi. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa sunog, ngunit naapektuhan ang 50 pamilya. Sa bayan po ng Plaridel, nasunog naman ang isang bodega. Bodega po ito na mga piyesa ho ng motorsiklo bandang alas 2 po ng hapon. Noong Sabado, kahapon araw po ng Linggo, isang grass fire naman ang iniulat malapit po sa isang pabrika ng paputok na sa barangay Marongquillo. Dyan po yung sa bayan po ng San Rafael. Tinupok po na kapoy ang mga materyales sa paggawa po ng paputok na nasa labas po ng pabrika. Ngunit hindi naman nasunog ang mismong pabrika. Natagpo ang nakasilid sa sako ang bangkay ng 7 taong gulang na babae sa Timonan, Quezon. Sa ulat ng GMA Integrated News, walang damit na pang-ibaba ang biktima na hinihinalang ginahasa muna bago pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Susuriin din ang mga CCTV sa naturang lugar. Super Radyo! Aabot po sa 100,000 piso ng alaga ng mga bisikleta at helmet ang nanakaw sa loob po ng isang bahay dyan po sa lungsod po ng Taguig. Sa ulat po ng GMA Integrated News, gamit po ang screwdriver, winasak po na suspect ang lock ng gate sa garahe kung saan nakalagay ang mamahaling bisikleta. Tumagal ng kalahating oras bago lumabas ang lalaki, tumakas patungo po ng direksyon ng kabilang barangay. Bukod po sa mga bike at helmet, tinangay din umano ng lalaki ang susi ng isang apartment. Hinala po ng biktima, posibleng pinagplanuhan maigi ng lalaking yan ang kanyang pagnanakaw. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, tanda umano ang biktima na magbigay ng pabuya sa sinumang makapagtuturo sa nasabing suspect. Sumadsad ang isang chemical tanker sa bahagi ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Ayon sa MMDA Metro Base, nabangali ang chassis ng tanker, dahilan para sumadsad ito at tumagas ang kargang chemical. Dahil sa insidente, isinara ang bahagi ng Quirino Avenue mula Smeña Highway hanggang sa Pedro Hill. Batay sa inisyal na investigasyon ng Manila Special Rescue, nasa 3,000 litro ng hydrochloric acid o muriatic acid ang tumagas. Kinailangang isara ang bahagi ng kalsada upang hindi magdulot ng perwisyo sa publiko habang nililinis ito. Lumalabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng chemical tanker at posibleng nabali ang chassis nito dahil sa dami ng hump sa naturang lugar. Hinarang at binusinahan ng isang motorista ang isang nag-counterflow na motorsiklo dyan po sa lungsod po ng Mandaue, dyan naman sa Cebu. Mabagal po ang takbo nito sa inner lane. Yan o mga kapuso.
ng kalsada para salubungin ang mga kamote rider. Aminado naman ang Mandawi Traffic Enforcement Agency na delikadong ginawa ng motorista pero wala umano itong nilabag na batas trapiko. Mabigat umano ang daloy ng trapiko noon kaya nagdagdag na sila ng mga traffic personnel. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Lahat ng sangkap sa kalokohan ay nakikita natin dito po sa maanomalyang bentahan po ng bigas ng NFA doon sa mga negosyante, pare. Ano ba talaga kayo? Kayo ba pupunta sa gobyerno para magpayaman? Kaya nga eh. Ha? Kitang-kita na natin na may kalokohan po rito. Hindi. At meron pong kumita rito, mga kapuso. Hindi ba kayo na kukonsensya na napakataas ng presyo ng bigas? Ang mga tao ay hirap na hirap? Pagkatapos, tapos bebenta nyo lang ng pagkamura-mura doon sa mga trader o may pangalan na nagsasamantala pare ha? Oo, nagsasamantala. Nagsasamantala rin sa mga consumer. Eh di ba yun yung binebenta nila ng mahal yung kanilang nabiling oo. Bigas dyan sa NFA na yan. Sa mura. Sa murang halaga. Ang tawag doon? Tubong lugaw. Tubong lugaw, tubong sobra. Lugaw. Eh, kita mo naman. Ha, naman. Binili ng NFA, 23 pesos yung palay. 25. Pinagiling pa. Oo. Pinagiling yan. Ang rule of thumb parati dyan, paring Melo, ay 0.70% ang itataas. So, mga 40 pesos hindi ang dapat presyo po niyan at puhunan ng gobyerno. Pero binayenta lang ng 25. Hindi na daw pinagiling kasi yun yung iniiwasan nila, yung tawag nila doon. Gastos, ang tawag nila doon ay distress selling. Yun, na kailangan pang ipaparimil mo, edi gagastos pa ang gobyerno. Kaya ibinenta as is. 25. Sa sinasabing kapuso, no? Kasi daw ay hindi na maganda at baka daw mabulok ng tuluyan. Ilang sako ng bigas yan? 75,000 bags, mga kapuso. Magkano yun? Mga 90, sa kwentada, mga 93 million pesos yata. Million pesos, mga kapuso. Wala naman sana tayong diskurso rito kung binagsak yan sa Kadiwa. Nilaglag yan sa sa merkado para ma-stabilize natin ang presyo mapababa. Yun na nga ang RTL, yung rice tariffication law ang kanilang ini-invoke. Kasi doon sa rice tariffication law ay dalawa lang. I-dispose mo yan, ibibigay mo yan para sa calamity relief. Okay. Pangalawa ay kailangan ibenta mo na kaagad yan. 99.9% dapat ma-dispose mo na yan. So nakakita sila ng palusot. Pero yung palusot na nakita ay sa mga commercial qualified buyers daw. Palugtot, mga kapuso. Diba yung, ay, ano ba yun? Qualified commercial buyers. Di ba qualified ang taong bumili? Yun o. Buyer din naman tayo. Oo. Di ba? Tayo na nangangailangan. Yung bang mga private trader, sila lang ba yun? Sila bang may K? Sagutin nyo kami. Kumakain din kami ng kanin. Naman. Oo. Dalawa na po ang mag-iimbestiga rito. Maliban po sa DA, iimbestiga na rin daw ng Kamara yan at ng Senado. Gusto natin malaman kung sino ang dapat tigpasin ang ulo dito. Meron na mga binanggit na mga mga pangalan na mga ang tawag dito, yung mga rice trader. Na nakabili at pinagbentahan. At ang nagsabi naman ito, yung complainant. Ang complainant, Tagaloob din. Tagaloob din, May whistleblower pa. Pumiyok mga kapuso. Isa pa dyan, totoo ba na hindi na maganda yung bigas kaya ibinenta na? Ubo daw nagaganda yung bigas. Alam mo ang bigas ng NFA ngayon? No. Diyos ko, talagang pumapantay sa sobrang ganda. Sa ganda, oo. Makikita natin, hindi tayo magugulat. Kumakita po natin sa pamilihan yan na binibenta po na 55 pesos. Ang tawag dyan, ginigisa tayo sa sarili mantika natin. Visit kayo. Parang tumutubo sila na parang lugaw pa. Nako, mga kapuso, may kumita dyan. Balikan natin ang ating mga headlines. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaambang ngayong Linggo. Bentahan ng galunggong at tamba, nagmura na sa gitna ng pagdami ng supply nito ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Umano'y paluging pagbenta ng stock ng bigas ng National Food Authority sa ilang negosyante, iniimbisiga na po at iimbisiga na ng Kamara at Senado. Mga binibiling produkto ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ibinungkahing huwag ng patawan ng value-added tax. Minorya sa Senado, pinasusuri sa Department of Social Welfare and Development kung epektibo ba o epektibo pa ba ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dalawang research survey vessel ng China na namataan malapit sa Philippine Rise, nakalabas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Apat na senador inaasang boboto kontra charter change ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel.
Pangulong Bongbong Marcos muling bumiyahe sa Australia para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Happy wedding, wedding anniversary sa mag-asawang Emma Lorna at Captain Frank Manuel II ng Las Piñas at good morning kay Marivic Estoque Tayamin ng and family ng Makati City. Yun o. Salamat. At sumayon po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Delgado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotekta, servisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Kalahating minuto makalipas sa alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Op, 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 isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Ang bagong bisyo ng bayan. Hindi ko haya na papunta sa'yo ang pamilya ko. This is war. Lumaban sa mga ahas na nang-aagaw. Gagawin ko ang lahat para mapunta sila sa akin. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Don't miss the action and see you at the Philoilectric Oil Center and watch the finals beginning March 16 on GTV. This is your NCAA Season 99 Juniors Basketball. We'll be right back.
Apat na senador na raw, Wenggay, ang boboto kontra sa Chacha. No? Mm. Itong mga pangalang ito, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ay sasamahan ng kanyang no vote ni Senador Risa Hontiveros. Siyempre, dalawang minority. Yes, pareho silang minority. Dalawa lang po sila dyan. Mm-hmm. At si Senator Cynthia Villar at ang kanyang anak na si Senator Mark Villar. So, Tatlo pa kailangan. Tatlo pa, no? Para hindi umusad yan. So, tatlo pa kukumbinsin nila. Pero, ito yung ano eh. Ito may nakikita yung, ka ba na pwedeng mag-no? Well, nakikita ko si Senator Escudero, mm-hmm, no? Doon sa kanyang mga Pronouncements. Uh-oh. Pero, sa ngayon, ang sigurado pa lamang apat. Pero pito ang kinakailangan mo para hindi umusad ang Chacha diyan sa Senado. Oo, ngayong kasi, sila'y voting separately. Oo, pero ang dalawa lang kasi ang minority eh. Yun nga, diba? Ano? So talaga ang magiging swing vote mo, galing lahat yan sa majority. Sa majority. Oo. So kinakailangan mo silang kumbinsihin. Totoo ka dyan. Doon din sa House, ganoon din ang magiging laban kasi pero laki ng majority alam mo doon. Alam mo naman ang House, siguradong papasa na yun doon. No? Ang Senado na lang pinag-uusapan natin. Pero abangan pa natin yung mga development dito po sa evolving issue na ito ng Chacha, mga kapuso. Oo. Ang target ng House, Weng, bago mag-Holy Week break, oh, wow, ay pasado na. Why? March 20th, Holy Week break na. Economic Chacha sa kanila. So, dali lang. Huwag daw madaliin sabi ng Senado. Kaya, ano bang hinahabol natin? Ha? Ano bang hinahabol natin? Eh, gusto nilang humingi ng tawad bago mag-Holy Week. Hingi silang tawad. Gagawin mo na yung kasalanan. Gagawin mo na kasalanan. Tapos, oo, baka po gusto niyong ibaba muna. Pwede bang mag-town hall meetings naman kayo? Ipaalam nyo sa grassroots kung ano yung pinag-uusapan ninyo. Although, syempre, kayo yung representative namin. Kayo yung boses namin sa Kongreso. Pakialam din po muna yung pulso ng mga nasasakupan nyo para yung boses na ibibigay nyo doon ay totoo. Yun o, mga kapuso. Diba? Oo. Kaya nga kayo representative kinatawan. Abangan natin. Baka naman, ano, tinatangka nilang gawin yan. Pero, mga kapuso, ano na to, ha? Siyad to porsyentong maayos na po yung ating economic chacha, mga kapuso. At sana nga mag-create ng jobs. So, ang iisipin na lang natin dyan, ang hinihintay na lang natin ay yung phrase na ilalagay nila sa economic provisions na unless otherwise provided by law. Para po kumakakilos via legislation ng mga mambabatas natin sa gusto nilang amienda sa ating economic provisions sa saligang batas. Abangan. Pinag-uusapan lang po dito economic provisions. Wala naman sinabi na nga ng House yan. Wala na ng political provision na gagawin. Sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, ipasa nyo. Ia-adapt namin in toto. Oh, mga kapuso. No? Welcome back to my partner. Weng, si Rowena Salvation po yan. Siya po si Joel Rezubel. I'm happy to be back. Na-excite ako, na-miss Joel. Na-miss kita, Weng. Na-miss din kita. Na-miss maraming ko mga kayo. Issue kang sana'y nagulpi. Kasi ba naman? Pero nagbakasyon muna si Weng, mga kapuso. At kinakailangan niya ng bakasyon, pero she's back. Ano yun, she's back, mga kapuso. Sinasabing, I wish bakasyon. Pero Joe, nainis ako doon sa balita. Sabi ko, nawala lang ako. May imported surot. Tapos may nagcha-cha-cha. Nadaga sa kisami ng airport. Alam mo, ang tanong dyan, Weng, bakit nakalusot sa immigration yan? Yung surot na yan. May visa ba yan? Imported daw? O, pinalusot ng immigration. Kasalanan ng immigration niya. May kumita kay surot. Sinisa sa immigration. Agalas, webby po kami. Magkakauntaan tayo sa Himpawid Palatuntunang. Isa sa mga pag-uusapan natin, yung latest hugot ng China Embassy alam mo sa ating US Ambassador Philippine Ambassador to the US, yes, no? Yes. Si Jose Babes Romualdez, mga kapuso, no? Ang sinasabi kasi ni Ambassador Romualdez, merong aggression at economic coercion ng China dyan. Dyan po sa West Philippine Sea. Ang sabi naman ng China, hindi lubos na naiintindihan ng ating ambassador yung kanyang sinasabi. No? Kaya, talaga naman. Pag-uusapan natin yan. Alam nyo, kayo nangangamkam na ng teritoryo namin. Huwag nyo busalan pati ang aming mga opisyal ng gobyerno. Higit sa lahat, huwag nyo idikta sa amin kung ano gusto namin sabihin.
Amin yung lugar na yan, ha? Busado na kayo. At saka lumayas kayo doon sa Benham Rice, ha? Ang layo sa inyo niyan, ha? Buiset. Nalungkot ako doon. Kasi nalaman ko sa interview ni Orly Trinidad kay Commodore Roy Trinidad ng Philippine Navy. Kahapon Linggo, hindi pala natin naabot ang Benham Rice. Hindi natin natatauhan kasi sobrang layo. Ito nga raw, 24 hours. Kaya nga. Oo. Tinatauhan na raw, 24 hours. Okay, dapat nga. Ayun nga, malaman natin. Nasa linya na natin si Commodore Roy Trinidad, tagapagsalita po ng Philippine Navy dito po sa Asia natin sa West Philippine Sea. Commodore, magandang umaga. Si Rowena at si Joel po ito. Kamusta po kayo? Hi, sir. Good morning, Reng, and good morning, Joel. Opo, ilan ba yung nando? Nakita niyong barko ho ng China. Nakita ho na ating mga kawal. Actually, dalawa yan. Research vessels, Joel. Research vessels, okay. Research vessel. Ito napadaan lang sa ating EEZ. Saan ba sila pupunta? Ang general direction is southeast ng Pacific Ocean. Okay, napadaan lang. Lahat naman, pinapayagan naman natin dumaan, Wag lang silang ihimpil, no? They have the freedom of navigation. When it comes to the EEZ of coastal state. So, pwede siyang dumaan. Nagpaalam po ba? Nagpasintabi, dadaan kami? Meron bang ganong protocol na kinakailangan magpaalam? Hindi naman. Kung EEZ naman, hindi naman kailangan. Alright. Okay. Pag sinabing dumaan lang, dire-diretso lang takbo, hindi po bumabad, hindi tumambay. Hindi nagbaba ng kung ano mang gamit sa ilalim ng dagat natin. Wala naman. Kasi ang takbo naman mga ganitong passing barko is 8 to 10 knots depending sa weather conditions. Opo. Hindi naman siya makakatakbo ng mabilis. So yun lang, monitor na speed natin. Mula umalis sa Guangzhou hanggang sa, as of yesterday morning, na malayo na labas sa ating EEZ. Nas mga 800 miles na. Ayun. Medyo kinakabahan ako research vessel, Wing. Kasi meron dyang napadpad na research vessel. Dati. Pag alis nung research vessel, may mga Chinese names na yung ating mga organismo. Sa ilalim. Benham Rice. Hindi ba ganun ang ginawa nito, Commodore? Baka naman kaya kung may mga divers yan na sinona po yung ating mga yung mga corallis natin doon, pinalitan po nila o minarkahan po nila ng mga Chinese name. O na-survey na yung Benham Rice. Na-survey na po yan. Ano ba ang balita ninyo doon? Baka naman ginawa nila yung research na yan. Hindi naman. Wala namang ganon. Alright, Commodore, so safe to say, wala pong ginawang violation ang barko ng China sa pagpasok sa teritoryo natin sa Benham Rice? Wala. Walang nagawa. Alright. Na violation. Clear yon. Wala na monitor na whatever they did. Wala naman. Okay. Ang iniiwasan natin, kagaya na nangyari sa West Philippine Sea, na kung ano-anong mga tinambak nila doon at tinangkin na po yung lugar na yan. Ito kayang Benham. Baka naman gawin nila yan, Commodore, at tinatauhan ba natin ito? Itong lugar natin ito? Ang Benham, hindi. Kasi bagamat yan ay parang bundok sa ilalim ng dagat, ang lalim niya ay nasa mga, kung hiyo nagkamali, mga 120 feet. Okay. Kakailanganin nila ng maraming lupa, no? Para tampakan po yan. Hindi ka kaya na i-reclaim, Commodore? Medyo malalim-lalim yan. Kung tatambakan nila. Mayaman po ba sa ang Benham Rice? Ano bang dyan? Ano bang ating mga likas na yaman dyan? Kasi yung Reed Bank, alam natin, malangis. Malangis. Ito pong Benham Rice. Yeah, I believe may mga I'm not sure kung anong meron dyan. Subject to, survey and exploration. Pero tayo ang may sovereign rights diyan sa Benham Rice. Pero it remained unexplored. Hindi pa po yan nagagalugad, hindi pa nasa subject sa research. Ganun po ba yon? I have to check the records, kung ano talaga ang kung na-explore na ba yan or whatever. May kampo ba tayo dyan? May mga initial na. Commander, may kampo tayo? Ang pinakamalapit natin ay Naval Station dito sa may Kasiguran. Okay. Aurora. Nako-cover natin lahat yung mga lugar na yan nang hindi tayo nasasalisihan. Nako-cover natin sa monitoring. And we would like to have a response na bawat pa rin na makita tayo ay makapag-responde tayo. Kaya po ba natin gawin ngayon yan, Commodore, coming from the station nearest do sa Benham Rice? Right now, ang ating monitoring is almost there na almost 24/7. Oo. Ang ating response, wala pa tayo doon. Uh-huh. But we would like to achieve that capability. Okay. Anong response time natin dyan? Usually, pag may makita tayong vessel of interest, is either surface ship or Navy aircraft. Opo. Ang pang-confirm natin.
Ah, Navy Air. Kasi mas mabilis nga naman yung Joel. Okay. Anong pinakabago sa West Philippine Sea? Kasi may mga bagong statements na ginawa tungkol po dyan eh. Yung ating ambassador, si Ambassador Babe Romualdez, sinasabi po niya may aggression at economic coercion ng China dyan sa West Philippine Sea. At sinasabing flashpoint nga raw po yung lugar na yan. Ang China, sabi ho, hindi lubos na naintindihan ng ating ambassador yung kanyang sinabi. Ano ang initial reaction ng Philippine Navy po dito sa latest pronouncements na ito? Even without referring to the statement of the ambassador, the good ambassador, let's just look back at history kung anong ginawa ng China sa West Philippine Sea. Mm-hmm. At makita naman natin na hindi talaga normal na action ng isang coastal state o isang bansa ang ginawa niya. Since 1992, nung una natin nakita mga Chinese markers, until 1994-95 na pinabawalan tayo pumasok sa Mishi Reef. And then nagsimula siyang magpatayo ng mga fisherman shelter na eventually ay naging mga garrison. Mm-hmm. And then they started reclaiming in 2011 or 12. At naglagay ng mga kaukulang gamit na pandigma. So these actions over the years would tell us that the strategic intent of China is control of the South China Sea. Mm-hmm. Okay, aggression and economic coercion, second the motion kayo. Hindi ko masabing I don't want to be, to be blunt about that. Mm-hmm. But we have to look at historical facts. And ang mga bansa naman sa laro na ganito, they will use all instruments of national power. Mm-hmm. Hindi lamang militar. May diplomasya, mm-hmm. may information, may economic. Yung right. control po ang pag-uusapan, gano'n nakalaki yung control ng China sa South China Sea? Kasi dapat dyan international passage yung Joel free, mm-hmm. hindi ba dapat malaya? Pero as it is now, ano po ang control ng China dyan sa lugar na yan? Yeah, let's put it this way. Opo. Yung kanilang 9-dash line sa South China Sea ay tumatawid sa approximately 80% ng ating exclusive wow. economic zone. Mm-hmm. Tumatawid. They encompass 80% of mm-hmm. our EEZ. So, 80... so malaki ang kanilang malaki ang overlap natin sa gusto nila mangyari. Mm-hmm. Pero syempre, walang ibang kumikilala doon, sila lang. Sila lang. Kasi yung arbitral tribunal naman noong 2016, nag-rule mm-hmm. na invalidated ang 9-dash line. Mm-hmm. Okay. Last year, lumala ang Chinese militia presence sa nasabing lugar. Ano ang naging pagtaya nito, Commodore, dito po sa statement na ito? Sa kabuuhan, yung South China Sea, ang naandyan ay yung South Sea Fleet ng People's Liberation Army Navy. Mm-hmm. Maliban dyan, we have the Chinese Coast Guard and we have the fishing vessels or what we call the maritime militia. Mm-hmm. Ang total strength ng maritime militia, may mga times nakikita ng in the past, 300 na naka-anchor, naka-tabi-tabi. Naka-nest. Yung parang nakabakod, po, Commodore? Yeah, oo. Mm-mm. So, depending on the time of the year, depending on the intention ng China, maaaring dumami, maaaring kumunti. Yung mga reports ng ganung karami, hindi naman alarming yan. Sapagkat alam naman natin Mm-mm. that they have those numbers. Alright, modernization, bibili raw tayo ng submarine. Totoo ba yun, Commodore? I would like to defer to the Defense Department sa mga details ng ating modernization. Mm. Pero may recommendation ng Navy to procure o bumili ho ng mga submarino? Nag-recommend ang Navy, yes. Mm. All right. Magkano ba isang submarine? Kung mura lang. Magkano nga? Mga yan. Mga thousands of millions of dollars. Wow. Totoo, no? Grabe. Pero dahil nga tayo isang bansa na napapalibutan ng karagatan. Dapat talaga may submarine na tayo. May submarine kahit tayo. Hindi nga natin alam kung one. Tayo ba namomonitor natin kung may submarine na dumadaan sa ilalim natin? Sa ilalim I'm natin. Sure mayroong China dyan, Commodore. Meron na tayong, shall I say, modest anti-submarine warfare capability. Natama doon yung malalaman ano na sa ilalim ng karagatan. Mm-hmm. Mm. We are already started to develop that capability. We have a very modest capability along that line. Ah, okay. So, doon sa modest capability natin ngayon, may na-monitor na ba tayong dumaan na submarine sa atin? O at the very least, paikot-ikot sa atin? O kaya, pa-over the backwood na over the backwood dyan? Yeah, I would answer it this way. Meron na tayong, we have been doing patrols and tests of the anti-submarine capabilities that we have. Ah, okay. O sige. Yun. Commodore, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Mm.
Walang anuman. And more power, Joel and Reng. Thank you. Thank you, sir. Si Commodore Roy Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At the very least, ang ating sinasandalan ay yung hindi kaya ng China na magtayo ng mga artificial na mga isla dyan sa Benam Rice dahil malalim. Malalim. Oo. Pasok naman na sa teritoryo ng Pilipinas. Pero, Weng, don't underestimate yung galing ng technology ng China, ha? Kaya kinakailangan talaga tauhan po natin yan, mga kapuso. Kapagtayo nga sila ng pandemic, remember? Kita mo yan. Isang linggo, isang buong ospital na multi-story. Kita mo yan. Tsaka nakita mo yung isang haba ng tulay dyan sa China. Ang gaganda ng mga tulay ng China. Sa totoo lang po, bibilib ka sa infra ng China. Ibang klase talaga. Iba. No? Pinagduktong nila yung Macau tsaka Hong Kong. Kita mo naman. Huwag niyo. Parang San Manico Bridge lang yun. Tsaka yung gagamitin yun, Cavite to Bataan. Ganun lang yun. Iba. Under the sea. Ganun ba? Sumakay ka sa bus. Dadaan ka sa ilalim ng dagat. Tapos paglabas mo, ano kagad? Sunrise. Kala ko dagat. Ibang klase ang China. Baka don't underestimate them. Hindi natin pwede underestimate. Alam natin na kayan. Pero utang na loob niyo gamitin sa amin. Ang alin? Yung galing nila sa teknolohiya. Huwag sa amin. Sa iba niyo na lang gamitin. Huwag sa amin. Saan ba nila gagamitin yan? Kundi sa atin din. Ang oras natin, mga kapuso. Saan kinin nga tayo? Alas 8:20. Radyo na. TV Cortesia pa. Na. Disiplina pa. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WBTV. Gusto ko magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Mag-Bear Brand Sterilized araw-araw by Sterilized T-Bite. Tulong pampawi ng pagod para bukas. Kayo. Bear Brand Sterilized, ang number one sterilized milk. Ngayong Lunes. Hindi mo ko kaya, Elias. Wala kang binatbat sa akin. Wala nang gagalaw kay Elias. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Bakit pa natin siya hanapin, Tay? Dahil kasal kami. Baka pag nandun si Tori sa poder ng totoong mommy niya, ma-win over siya ni Christy. Tingin mo ba, papayag ako na lumigaya si Christy? Wag po! Asawa ng asawa ko. Laki kasi naging kasalanan ko sa'yo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love. Die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Just leave their budget where it is, and then pag sila ang bumibili, dapat minus VAT na sila. Diba, malaking tulong yon. Hindi na sila dapat magbayad ng VAT. Yun ang isang nakikita kong dapat pag-aralan. Kailangan ma-approve ng DSWD yung sinasabi nila. O titignan lang natin sa amount at saka sa target families na cover, palaki ng palaki. Therefore,
failure yung programa kasi supposed to be ang programa may pinapagraduate. Mga reports ito ng ating mga Super Radio reporters. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Philippine Coast Guard nagpadala ng barko sa Benham Rice. Hindi po kasama si Manny Vargas. Siya lang ang magre-report. Manny, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Wenko and Joel. Dalawang linggo magpapatrulya sa Benham Rice sa bahagi ng East Philippine Sea. Ang BRT Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa utos si Coast Guard Commandant Admiral Ron Hill Gavan, simula ngayong araw ang dalawang linggong misyon ng Gabriela Silang sa Batanes at Benham Rice. Ayon kay Coast Guard Spokesman Rear Admiral Armando Balilo, magpapatrulya sa naturang bahagi ng bansa upang magsagawa ng maritime domain awareness, magmonitor sa mga lokal na mga isda at palakasin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon. Kasama rin sa gagawin ng isa sa pinakamalaki at pinakamodernong barko ng Philippine Coast Guard ang pagsusuri sa sinasabing mga barko ng China sa Benham Rice. Nakantabi naman anya ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Coast Guard para sa pag-alalay sa Gabriela Silang, lalo na sa pag-asagawa ng aerial surveillance. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat to. Dapat ang pagbabantay natin dyan, Wen, from all fronts, no? Air, tsaka sea. No? Dapat meron tayong chopper o helicopter. Tsaka ano siya, hindi periodic, dapat regular. Regular, o. Oh. No? Kasi yun yung natitirang walang, hindi na encroach, hindi nasasakop, diba? Kasi hindi tayo magugulat kung ang Benham Rice, pagdating natin doon, nakalagay na Yang Chow Rice. Mariose, pagkakapuso. Ano daw? Yang Chow. Masarap pa naman yun, ano, diba? May green peas, may carrots, may eggs, no? Ano naman? Isang may shrimp pa. Yung pa. Alam mo, yung mga Pilipino lang, ha? Ang mga Pilipino lang, ang nag-o-order sila ng fried rice, ng Yang Chow rice, tapos o-order pa ng ulam. Pero yung Yang Chow rice, kompleto yun. Na yun, nandun na yun eh. Pilipino lang talagang. Ewan ko ba? Tuesday nyo, pagtugon po sa epekto po ng El Nino sa Mindanao, kailangan pong ibahin. Ayon po kay Pakulong Bongbong Marcos. Balita natin sa atin ni Tuesday nyo. Tuesday, pasok! Hindi pareho ang estratehiyang kailangan ipatupad ng pamahalaan sa epekto ng El Nino sa rehiyon ng Mindanao. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baha kasi ang tumatama sa Mindanao bilang epekto ng El Nino at hindi tagtuyot na nararanasan dito sa Luzon at Visayas. Ayon kay Pangulong Marcos, kung dito sa Luzon at Visayas nakararanas ng tagtuyot o kakulangan sa supply ng tubig sa mga sakahan na nagdudulot ng pagkakabitak-bitak ng lupa, sa Mindanao anya ay bumabaha naman na siyang pumipinsala sa mga tanim. Dahil dito kailangan anyang mag-isip ng ibang paraan para matugunan ang madalas na pagbaha na siyang nagpapalubog sa maraming sakahan at mga bahay sa Mindanao. Kung matatandaan, nagtungo kamakailan si Pangulong Marcos sa Agusan del Sur at personal na inspeksyon ng lawak ng pinsalang idinulot ng magkasabay na shear line at low pressure area na nagdulot ng malawakang pagbaha sa probinsya. Ako si Tuesday Sagunyun ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Mula naman kay Isa Vendanya umali, isang kongresista tinawag na intruder ang China dyan po sa Benham Rice. Isa, magandang umaga. Walang lugar ang China sa Benham Rice. Ito ang tahas ng sinabi ni Albay Representative Joey Salceda kasunod na rin ng ulat ng presensya ng mga barko ng China at umano'y research sa Benham Rice na nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ng ating bansa. Ayon kay Salceda, ang chairman ng House Committee on Ways and Means, ang West Philippine Sea ay maaring ituring na condominium sa hanay ng mga kapitbahay na bansa ng Pilipinas. Pero ang Benham Rice anya ay eksklusibong sa Pilipinas, kaya masabing intruder dito ang China. Sinabi pa ni Salceda na ginagawa na ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang nararapat na hakbang para mapalakas ang technological capabilities sa aerial at maritime patrolling and defense. Ngunit, kahit ng kongresista, hindi lamang dapat pagpapatrol ang gawin kundi ipatupad ang ating mga karapatan sa naturang lugar. Kinumpirma ni Salceda na makikipagtulungan siya kay House Committee on National Defense Chairperson Raul Tupas ukol sa pagpupunto at pagkakaroon ng advanced weapons and military hardware. Pasado na anya sa Kamara ang panukalang batas na kaugnay dito at naghihintay na lamang na maisa lang sa Bicameral Conference Committee kasama ang Senado. Ako si Isa Vendanya Umali ng GMA Super Radio DCWB.
dapat totoo. Saksi sa Double B! Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Lunsod po ng Cotabato, dalawang araw nang nakararanas po ng mataas na init factor o yung ramdam na init ayon po yan sa PAGASA. Mga opisyal ng National Food Authority o NFA na mapapatunayang sabi sa Tinaguri ang bigas scam dapat managot ayon sa isang kongresista. Supply ng asukal matatag kaya nananatiling matatag ang presyo po nito ayon po sa Sugar Regulatory Administration. Kaso ng dengue sa lungsod ng General Santos patuloy na tumataas. At isang babae pinugutan ang kanyang bayaw dahil umano sa away sa lupa sa Goa, Camarines Sur. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan ng Super Radio DCBB. Standby! Saksi! Oras natin, alas 8:30. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Kasi naging kasalanan ko sa'yo. Hindi na ako magtatawa kung hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman. Pinaglalaroan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Ba't naman ganyan tingin mo sa akin? Alam mo, hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pero kanina nung tinitignan kita sa camera, para bang wala kang ulo. Siyado pari. Natalo yung asawa niya. Panawarin mo ko ang can he catch the criminal before he strikes again? Hindi ako jeepney driver. NBI agent ako. Sana ho, matulungan niyo po kami para malutas yung kaso. Massacre Files, Monday, 3:15 p.m. on GTV. Ang bagong bisyo ng bayan. Hindi ko haya na papunta sa'yo ang pamilya ko. This is war. Lumaban sa mga ahas na nang-aagaw. Gagawin ko ang lahat para mapunta sila sa akin. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Aming pag-uusapan itong dadaan linggong ito. Mm-hmm. Dahil nag-schedule na rin yung aming chairman, si Chairman Markenberga sa Committee on Agriculture and Food. Na mag-imbestigawa. Para pag-usapan at imbestigahan din yung tungkol sa nangyari sa NFA. Tama yun. At para magkaroon ng ika nga ay maganda investigasyon at ika nga ay mag-iimbestiga ay maluwag na makapagmatingnan ang lahat ng records na pwedeng pagbatayan kung ano ba talaga ang nangyari tungkol dyan sa pagbibenta ng bigas. Malabong alibay yun sapagkat sobrang laki ng volume. Mm-hmm. At saka alam naman natin na lagi tayong kulang, nag-aangkat ng bigas at na mahal ang presyo sa retail o sa palengke. Mm-hmm. Bakit mo ibebenta at ng mababa at hindi pa sa dapat kahit sa kadiwa o kung sa ating government na rin ang gumamit. Pagkat alam naman natin na matagal na naghahanap ng murang bigas. Uh-huh. Ang ating mga kababayan.
Okay, tinataka nating tawagan si Professor Renato De Castro ng De La Salle University Department of International Studies para pag-usapan pa rin yung issue po dito po sa Benham Rice. Pero I'm sabi sure... Sabi ni Attorney Edgar Arevalo, retired general. Ang dapat nating tawag sa Benham Rice ay Philippine Rice. Philippine Rice. Kasi natawag na rename na raw yan katulad ng WPS. Same wisdom as nung nilatag natin at ginamit natin ang WPS para itakda yung pag-aari ng Pilipinas dyan. Philippine yan. Rice. All right. Nasa linya na natin si Dr. Renato De Castro. Professor, magandang umaga si Joel Siweng. Live po kayo sa Super Radio DC. Good morning. Good morning, sir. Morning po. Opo, nabanggit po ni Ambassador Babe Romualdez na flashpoint, no? Itong West Philippine Sea. Ibig sabihin, pwedeng pagsimula ng gulo. Doon, yes. Doon magsisimula ang gulo, no? Ano ang initial reaction ninyo dito po sa payag na ito? Merong aggression and economic coercion daw po ang China dyan po sa nasabing lugar. Nakikita naman po natin yan. Na talagang yung ang term nga ho dyan ni Secretary Gibochidoro, pananako po ng China. Mm-hmm. Yung maritime expansion ng China. It's a fact. Makikita, tingnan lang ho natin yung mapa na nilabas nila last September. Na nilagyan na ho na in-increase nila yung 10 dash line nakasama ng Taiwan at of course ang West Philippine Sea, South China Sea na balak ho nilang takupin. So sila na mismo, action na ho mismo nila, ginagawa na ho nila yung mapa lang ho nila. It's an indication ng expansive claim nila. Tapos nakikita naman na ho natin yung activities ng kanilang Coast Guard, activities ng kanilang Maritime Militia, activities ng kanilang Navy, at paggagawa ho nila ng artificial island. Okay. At pag-militarize ho dun sa islands na ho yun. Isa ho dyan yung dating Mischief Reef na ginawa nilang napakalaking air and naval base sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. So yung sinabi ho ni Ambassador Babe Romualdez, it's a fact. It's a matter of fact. So hindi tama yung sabihin ng China, Dr. De Castro, na nang-uudyok lang tayo. Dahil sabi niyo nga, it's a fact. Totoo ito dahil nga talaga nananakop na ang China. Oh, taga. Tsaka wala ho silang pakialam. Kung ano ho sabihin ni Ambassador, Romualdez, he's our ambassador to Washington, D.C. It's a discussion between the United States and the Philippines and Australia na meron ho tayong security partnership. It's not of China's business. Kaya nakikita ho natin yung dalawang aspeto ho ito, no? Dalawa. Dapat ho natin intindihan paano panaw ang China sa atin. Unang-una ho, ang China, meron talagang, nakikita ho natin yung double standard ng China sa larangan ho ng aspeto ng sovereignty. Pag tayo ho mag-comment sa China, pag kinano natin yung sa Taiwan, yung sa ano, sa nila, internal matter to. Pero nakikita naman ho nila, kung paano ho nila tayo i-criticize when regarding internal matters. So yung rule ho ng non-intervention in sovereign domestic affairs only applies to China. Pero when China treats other countries like the Philippines, China does not respect their sovereignty. Sa Pilipinas so, lang po ba ganyan ang China, Dr. De Castro? Sa Pilipinas lang ba siya ganyan? Hindi, ganyan ho talaga siya sa lahat ho. Asal niya talaga ito. Yung para bang para kang hindi itang isang independent state. Para kang hindi isang solo, di ba? Ang trato ho dyan, tinatawag ho na yung tributary kingdom. Meaning? Kasi yan ho yung ano nila, yung mentality nila nung bago dumating yung West. China, ang term nga ho, ang China sa mga langguahe ng Mandarin, chungko, middle kingdom. So lahat ho ng kingdoms na nakapaligid sa kanya, either tributary or barbarian. Siguro na-elevate na ho tayo from barbarian to a tributary or vassal state. Okay. Pangalawa ho dyan, China is trying to impose a veto on us when it comes to vital security decisions that the Philippine government makes. Nung nag-agree ho tayo sa EDCA, nag-criticize ho tayo, tapos nung pinagalitan ho tayo, nag-change yung foreign policy natin, karapatan ho natin dahil again, we are a sovereign state. We're entitled to do what's necessary when it comes to our national interest. China simply doesn't have any business on imposing vetoes on vital decisions that have to do with our security. Nung nag-deliver ho ng speech si President Marcos sa harap ho ng Australian Parliament sa Canberra, naglabas na naman ho ng statement ng China, nag-i-steer tayo ng problem. So nakikita ho natin to, no? Paano ho tayo magiging concern? Hindi lang expansionist ang China, interventionist pa ho. Okay, binanggit niyo yung imposing, kasi kasama dun sa naging statement ng China Embassy, yung kanila daw pagiging permanent member ng United Nations Security Council ang
ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ganito na lamang daw po ang kanilang pagprotekta doon sa mga teritoryong kanilang inaangkin dyan po sa West Philippine Sea. Yung paggamit pa, yung paggamit, Professor De Castro, ng kanilang pagiging permanent member ng UN Security Council, meron bang ano yan? Meron bang mensaheng pinapatid sa atin yan? Well, sinasabi ho talaga ng China, consistent sa mensahe niya, no? Ito yung mensahe na binigay ng China ho in July 2010 doon sa East Asian Summit ho, sa Hanoi. No, ito yung statement ho ng kanilang hindi yung foreign minister, yung counselor, ng, yung in charge ho ng foreign affairs sa loob mismo ng Communist Party ng China. China is big, ASEAN countries are small, and this is a reality we have to accept. Ba, anip talaga. Talagang bullying-bullying ang dating. Ano? No? Malakas kami, makapangyarihan kayo kami. Tayo maliit, hanggang dyan lang kayo. Okay, ayan ang mensahe ng China sa atin. Pero paano naman ang gagawin natin pag-pushback? Kasi kahit anong gawin natin, wala tayong parang hindi natin siya natitinag, Dr. De Castro. No? And may meron bang paraan na pwede nating, sandali muna China, maghinahinig, respetuhin mo ang mga bansang ito kasi independent states ito at hindi mo yan tributary, anong tawag doon, Dr. De Castro? Para ba tayong sarili nilang inangkin tayong teritoryo ng China? Na pag sinabi niyang tumahimik ka sa gobyerno natin, tatahimik kami kasi yan ang gusto nyo. Well, ano yan ho yung sabi niyang ating presidente nung na-deliver ho siya ng speech sa harap po ng Australian Parliament sa Canberra. Our opponent, although hindi niya minention niya China, is very strong, very powerful, but so is our resolve. So is our resolve. Malakas po, makapangyarihan. Kaya dapat po yung paninindigan natin na talagang i-defy ho at i-resist on China's aggression or influence operations sa Pilipinas should also be very strong po. Okay, may pakakahantungan po ba yung resolve natin laban dito sa China? Kung wala pa yung implements. Umpisa ho dyan is our willingness, our political will to withstand all pressures that China would exert against us. Sa susunod na ho dyan, of course, we have to build up yung comprehensive capability natin on our force natin. Ang gobyerno ho natin ngayon, naglabas na ho ng tinatawag natin Active Archipelagic Defense Strategy. So it's a comprehensive effort ho na talagang dapat natin palakasin ang sandatang lakas, palakasin natin ating ekonomiya, palakasin natin ang national resilience natin, ang ating state, kasi ho talagang mahabaan na labanan ho ito. Makapangyarihan ho, malakas ang China at determinado din ho. Nasakupin ho, hindi lang ang West Philippine Sea, pati ho yung tinatawag natin the waters of the first island chain, kasama na rin ho dyan ang Taiwan. So talagang mahaba ang ano ho ito, talagang tunggalian, kung bibigay ho tayo, ang mangyayari ho sa atin, ayon nga sinabi ng ating dating Pangulo noong 2018, sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce, gawin nyo na kami probinsya. Gusto mo natin yun. Biro lang daw yun. Biro lang. Pero, alam nyo naman yung mga Chinese, meron iba ho, ang sense of humor ho kasi cultural eh. Oh, totoo yan. Baka sabi ng mga Chino, oh, seryoso yung presidente na natin. Kasi nagbiro siya ng ganun. Nagbiro siya ng ganun. Alright, ganito, dumadaan po sila sa Philippine Rice. AKA Benham Rice. Research vessels daw po dalawa. Nakita po ng ating Philippine Navy. Nakitaan lang naman daw. Hindi naman daw po nagtagal. Medyo meron ba tayong dapat bantayan dito, Professor De Castro? At daan-daan sila dyan? Pwede yung simple scientific survey lang. Pwede. Pero ang more concerned ko talagang inimbestigahan nila yung area na yan. Hindi lang sa resources po yan. Part rin ho yan, probably ho, I'm a security analyst, ang field ko, international security studies, no? Sinasurvey na ho nila yung area ng Taiwan, yung Pacific side ng Taiwan. Kung papasokin ho nila Taiwan, most probably doon ho mangyayari ang amphibious operation. From the Philippine Rice? Talaga? Kasi pwede ho dyan mag-operate ang mga submarines eh. Malalim kasi. Kaya tinitignan na ho nila yan. Nagkukundak na sila ng underwater survey. Minamap na ho nila yung underwater terrain. Kung saan posible mag-operate yung mga submarines. So katulad nung ginawa nila, nung nagkaroon ho tayo ng joint maritime and seismic undertaking no, sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, supposedly yung data na nagagather ho doon, isi-share ng Vietnam, Philippines, and China ho. Kasi China nag-provide ng barko, China nag-provide ng equipment, nag-provide lang ho tayo ng mga scientists. Later, napansin ho ng Amerika tsaka ng mga scientists natin, kinukondak lang ho yung survey sa ating exclusive economic zone.
Okay. Kung, so, hindi pala dapat yan, ano, baliwalain yung basta pagdaan-daan lang. Hindi. Tsaka pagka sinabi ba ng China na hindi, innocent passage lang yun. Hindi tayo maniniwala doon. Oo, lalo na kasi may patagal eh. Kung una ho natin napansin yan, nangyari ho yan sa panahon ni President Rodrigo Duterte. I remember ho, mga May. Mga May, latter part ng May ho, May 2017 ho. No, nadiscovery lang ho natin na nagkukondak sila ng survey. Nung isa yung survey vessel ho, suddenly, nag-port call ho sa Surigao. Dahil isa ho sa mga crew members nagkaroon ng appendicitis, dapat operahan. Doon lang ho tayo naging conscious na kinukondak na ho sila ng survey doon sa Bentham Rice or sa Philippine Rice. So, okay, kaya doon lang ho kumilos ang ating gobyerno. Mm-hmm. Kung hindi ho nangyari yun, hindi ho natin malalaman na nagkukondak na pala ho sila ng survey doon sa Bentham Rice or sa Philippine Rice. So, dapat pala, sabi ko, di ba dapat professor, mayroong regular na talagang monitoring doon, hindi yung pag may nakita ka lang, papadala ka ng... May malapit naman daw naval, ano, naval, may naval station. Pero yung response time nga natin, hindi ganun kabilis. Hindi mo yung basta-basta maitatabuhin. Mahina ho yung ating, mahina ho yung capabilities pa ng ating Coast Guard at the Force ng Philippine Navy. Dapat ho talaga natin palakasin. Kaya ho yun yung konsepto ho ng yung active archipelagic defense strategy na talagang inadapt po ng ating gobyerno ngayon. Dapat po talaga yung focus natin hindi lang ho sa West Philippine Sea, South China Sea, kundi ho dun sa Pacific area ho. Okay. Yung lahat ang pinapasok ng mga barko ng China. Bantayan natin. No? Mahirap silang pagkatiwalaan. Professor, salamat sa oras mo. Sir, thank you. Salamat po. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na kapagpala. Anytime, sir. Si Dr. Renato De Castro, Security Analyst, Professor, De La Salle University, Department of International Studies. Ang oras, mga kapuso, 4:00 bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na pag-atid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang bagong pisyo ng bayan. Hindi ko haya na papunta sa'yo ang pamilya ko. This is war. Lumaban sa mga ahas na nang-aagaw. Gagawin ko ang lahat para mapunta sila sa akin. Asawa ng asawa ko, 11:25 p.m. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Don't miss the action and see you at the Philoy Leco Oil Center and watch the finals beginning March 16 on GTV. This is your NCAA Season 99 Juniors Basketball. Laki kasi naging kasalanan ko sa'yo. Hindi na ako magtatawa, hindi mo na ako tatanggapin. Hindi pa tapos ang pinagdadaanan. Pagsubok na naman, pinaglalaroan niyo ba ako? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Hey,
Kailangan po natin talaga, lalo na ngayon, na mataas ang presyo sa world market. Ito po yung pang-stabilize. Naghahanap po tayo ng murang bigas na ito po sana yung makakapagbigay. During that time, I think yung nagkakagulo tayo sa bigas, kulang ang bigas, mataas ang presyo ng bigas. Kung meron ganito, dapat naibigay ito sa ating mahihirap. Initial reaction na tayo sa ating ano, sa ating text messaging system. Can we not invoke the Mutual Defense Treaty with the US against China in the West Philippine Sea? Marami nang nagtatanong bakit hindi ba po, eh, kasi kailangan may gumamit ng armas. Merong armas na paggamit mga kapuso, na. No? Pero sinasabi nga natin, baka naman pwedeng gawin yung ano, yung joint patrol. Yun nga. Kasi pag, diba lakas din ang tutol doon ng China, inaalmahan na todo yun. Eh, pag naman nandiyan ang Amerika, medyo nandun lang sila sa likod. Tumitiklop ng konti. Hindi, no? Hindi sila nang babangga, hindi sila nang tutubig, di ba? Hindi nang lilaser. Hindi nang lilaser, mga kapuso. Subukan nila sa kanon nila gawin niya. Ang galing po ng wisdom na na-share sa atin ng resource person natin ngayon, si Dr. De Castro. Nakakonsulta po kaya sila ng gobyerno, diba? Para makatulong po sa solusyon para sa West Philippine Sea. Apo, pero alam mo, yung sinabi naman ni Dr. De Castro na sigurado yan, may nagsusurvey na. Kasi pwede siyang maging take-off point nga ng pag-atake sa Taiwan in case kailanganin via dagat. Alam mo, Weng, research vessel, walang innocent passage dyan. Kasi habang dumadaan yan, kumukuha na ng datos yan. Naman. Eh. Diba? May mga camera sa ilalim yan. Kahit sabihin mabilis yan o mabagal ang takbo yan. Dire-diretso lang, yan. Hindi tumambay, madali na yun eh. Kaya nga lalo po. Na teknolohiya ng China iba. Ito, kaya nga tinatanong ko, Joel, pag dumaan ba, kahit pasabihin natin innocent passage yan, dapat may ano yun eh, di ba? May pasintabi ka. Ano, magpapasabi. May papasabi ka, dadaan po kami. China yun pa yung sinagsasabi yan. Di ba? Dadaan mo pagdudahan. Saksi sa double B! Sabi, baka nga kasi sinasabi nila, Joel, na ba't kayo magpapaalam? Iteritoryo namin ito. Kaya nga eh. Ganun naman sila lahat ng daanan nila. Kanila na eh. Ito ha, mga kapuso. May paggalaw po ng ano ngayon. Ang petrolyo. Oo, bukas. May pa-anunsyo na po. May dagdag bawas. Dagdag po sa presyo po ng gasolina. Aray. Oo. Matataas, Weng, ang presyo ng gasolina. Kaya ikaw ay bumili na ng disaksak na kuryente. E-trike. Iyo ko, hindi ako makakadaan. Bawal nga pala sa ano, National Road yun. Hindi ako makakapaso. Hindi makakapaso. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ang pagtaya po ng kumpanyang Unioil maglalaro po sa 30 sentimo, 30 centavos hanggang 50 sentimo yung bawas sa presyo ng diesel. Mm-mm. Pero sa gasolina naman, hanggang 70 sentimo. Wow! 50 centavos to 70 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Mm-mm. So, yun pa rin po yung ano. Kerosene, walang paggalaw, no? Wala naman, walang binanggit dito, Weng. Pero sinasabi, yung production cut pa rin ano, ng OPEC Plus ang dahilan kung bakit mataas po ang tataas ang presyo ng gasolina. Mm-hmm. So, naman. Oh, talagang ganun, Weng. Hindi ka na nasanay. Hindi, magbabawas ko yung liit. Pag nag-increase kayo, doble. Ikaw pa. Eh, hindi ka na nasanay. Ikaw naman, oh. Ayoko masanay doon, na masakit sa bulsa. Hindi, ganun sila. Parang China lang yan. Puntaan natin tong report na ito na ating mga Super Radio reporters. Makinig po kayo dahil hanggat hindi nyo ito nararanasan magkasunog dahil sa pagkapitik-pitik nyo ng Yossi, naku, madadala kayo. Sabi ko nga, Weng, kung di nyo rin lang po kayang itapon yung upos ng sigarilyo ninyo ng maayos, kainin nyo na lang. Pinakamagandang gawin. Ano ba lasa ng upos ng Yossi? Yung mga lola natin nung araw. Oy, kita mo naman ang baga. May lasa yun. Ah, ganun ba? Matamis yun yung kulay brown, kulay halos itim. Ang galing eh. Nilasahan ko yun kasi ganun ang Yossi ng ano namin, kasama namin sa bahay. Matindi sila. Nilasahan kong ganun, matamis. Ang baga nasa loob ng lalamunan. Tapos nagsasalita pa yun habang naglalap. Okay. Si Mark Bacalalad. Mark, tamang masok. Tamang pagtatapon ng upos ng sigarilyo, ipinapayo ng MMDA para makaiwas sa sunog. Mark! Bilang napakikisa sa Fire Prevention Month at sa pagsusulong na rin ng Waste Management Program, nagpaalala ang MMDA sa tamang pagtatapon
ng upos ng sigarilyo. Ayon sa MMDA, pwedeng pagmulan ng sunog ang upos ng sigarilyo. Kaya mainam na patayin muna ang baga sa upos ng sigarilyo bago tuloy ang itapon. Para umanong lagyan ng tubig ang may sindi pang sigarilyo bago itapon. Maliban dito, pinayo ng MMDA na huwag manigarilyo sa kama. Madali kasing pagmulan ng apoy ang kobre kama o ang mismong bed mattress. Kaya dapat sundin ang tamang smoking etiquette. Kung maninigarilyo man, tiyaking gumamit ng matibay at malalim na ashtray para hindi matapon ang upos sa kung saan saan. Nabatid na lumabas sa datos ng MMDA na cigarette butts o upos ng sigarilyo ang nanguna noon sa mga basura na itinatapon sa mga lansangan sa Metro Manila. Kaya kung pagbabasihan ang kanilang 2023 anti-littering apprehension report. Ang inyong kapuso, Mark Bacalala ng GMA, Super Radio DCWB, dapat totoo. Tsaka, Weng, ang ano, ang upos na sigarilyo, non-biodegradable yan. Oo naman. Oo, hindi natutunaw yan. Baka kala nyo lang dahil papel yung balot niya, natutunaw, hindi. Hindi po, hindi po. Isa, dalawa, tatlo, pagka pinagsama-sama mo yung upos na yan, Diyos ko. Mga kapuso, parado po yung ating mga drainage totoo pagkaganyan. Ha? Bentahan po ng mga inflatable pool, water gun, at iba pang mga laruang pang-summer sa Santa Cruz, Maynila. Matumal na, mga kapuso. Matumal pa. Meron na ba tayong ano? Meron na ba? Ah, matumal pa. Oh. Meron ba tayong ordinansya na pinagbabawalan sila o pinakikiusapan pa lang? Pinakikiusapan sila ng Task Force El Niño ang taong bayan. Hmm. Kasi nga naman, hindi daw pinagbabawal o hindi... Bas kinukonvince lang sila na iwasan yung pag-aaksaya ng tubig. Yun. Kasi pag gumamit ng inflatable pool, malaking tubig ang volume ng tubig ang kailangan mo. Kaya nga, tapos, tatapo mo rin pagkatapos mong gamitin. Sayang naman po, mga kapuso. Manny Vargas, Mango! Hindi pa man summer pero nagsisimula na nga ang pag-init ng panahon. Gayon man, matumal pa ang bentahan ng mga laruan at gamit na patok tuwing tag-init. Kabilang dito, yung mga inflatable at collapsible pool, yung mga nilagyan ng bakal para maitayo. At ang salbabida, gayon din ang water gun. Sa mga tindahan dito sa Santa Cruz, Maynila, nasa 350 pesos hanggang 4,500 pesos ang pinakamaliit na inflatable pool hanggang sa 4 na metrong haba na collapsible pool. Ang water gun naman ay nasa 25 pesos ang pinakamura hanggang 200 piso. Narito yung dalawa sa mga nakausap natin na nagtitinda ng mga produktong yan ngayong umaga. Medyo hindi pa po gaano. Pero yung presyo niya magkano? Mayroon po kami tag-75, 200, tsaka 180. May tag-50 pesos din po kami. So magkano yung pinakamura? At 25 pesos po. Hindi naman, ganun pa rin. Kung matungal pa, kailangan mababa mo na presyo namin. Pero pag mabili na yan, doon na kami titira. Ang tumal ng benta na yan ay sa harap ng panagpagan. Umamin. Pag malakas na yan, doon na kami titira. Sabi ka, mababapalsin yun. Si kuya. Doon tataas yung market. Ay, Manny, tatanda ko yung si kuya. Hindi ko siya pupunta. Hindi siya kuya. Nagkamali rin ako. Nag-sorry nga ako eh. Ano siya? Kasi kuya ako ng kuya, pero ate pala. I'm sorry. Okay, oh. Napagkamal lang ko rin. Pero tawa lang siya ng tawa. Ang tumal ng bentahan na yan ay sa harap na rin ng panawagan ng Task Force El Nino sa pagtitipid niya sa konsumo sa tubig. Ang katwiran lang binigay sa atin ng ilan sa mga nagtitinda, kasi naman daw mas mura ito kumpara sa pagpunta sa mga beach resort na mga kababayan natin na medyo kinukulang sa budget. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. I'm sure, Weng, kung andito ka last week, ginarote mo itong ano, itong isyong ito ng bigas dyan sa NFA. Oh, yung tigas talaga ng dibdib. Ang tigas na mukha ng... Nananahimik ang Department of Agriculture kasi gusto ko lang malaman, ano po ba ang proseso ng NFA? Paano kayo nagsasabing, magbibenta na kami? Oo, kasi 3 matagal, months daw. 3 hindi months. Daw pwedeng palampasin ng 3 months dahil lalaki daw ang gastusin nila, gigilingin nilang muli, kaya kinakailangan nila ibenta. 23 pesos ang bili mo. Tapos, palay gusto mong palay. Gusto mong kumita. So, pinagiling mo pa yan, ang rule of thumb dyan, pagka pinagiling mo, plus 0.70 yan. So, dapat mga 40 pesos mo. Ayun ang puhunan ng gobyerno. Binigay nyo sa dalawang trader ng 25 pesos lang po. Aba, Ang dami. Una, bakit kisabihin na bubulok? Yung pong Mindanao, buwan ng baha. Sana dinala nyo na lang doon. Binuhos nyo na lang doon para hindi kayo nabulokan. Or at the very least, Weng, Kadiwa. Para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa murang bigas. Yung 25 pesos na binenta nyo sa trader, di dapat nung kayo sa ordinaryong tao. Ano silbi nyo? 75,000 diba? Bags, mga kapuso. So nagninegosyo kayo ng palugi? Ganda, ang tanong natin. Kaya medyo imbisigahan na po ito ng tinangka nating tawagan si Administrator Bioko. Kaya lang magmula nung mabioko sila.
sa nangyari sa kanilang pagbebenta niya sa NFA. Tsaka yung whistleblower, ayaw na rin daw magsalita. Ayaw na magsalita. No? Meron na raw gag order ang DA. No? Pero pagsasalitain po sila sa House at sa Senado. Hindi panoorin natin yan. Hindi maaaring hindi kayo magsalita doon. Abangan nyo po, nandiyan na po si Egan. At si Egan. One on one. Walang personalan. Wala si Connie, mga kapuso. Ako po si Joel Reyesubel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Ay, namiss ko to. Magandang umaga, mga maharlika. Laing makabayan, mga kapuso. Oras natin, 20 segundos bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Kasal tayo, pag-uwi.